darating ang punto na talagang baka mag-rebuild yung buong Davao City laban sa gobyerno, laban sa PNP. Dahil ako mismo naramdaman ko eh. It pains me to see that the yung matagal na namin na pinag-establish na relationship ng community at ng police, eh, ngayon biglang nasira. Yun lang, sir. Nakiusap lang ako sa inyo. Sir, please adjust your operations in a manner na hindi antagonizing to the public. Yeah. Yun lang, sir. Mr. Chair, maraming salamat sa pagsabi po ninyo. No? And I will make sure. No, this is my own commitment, Mr. Chair. Mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila RD Torre, and pupunta po ako doon. I will see it for myself. But I'll assure you this, no, na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng polisyon. Naman po ang layunin ng bawat isa po rito. No? I will go there, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, sir. Alam ko, you mean well. As Secretary of Local Government, Interior Local Government, hawak mo yung kapulisan, hawak mo ang local government. And you mean a mayor. Alam mo naman siguro kung paano natin i-deal yung polis pag ikaw ay local chief executive, tapos parang binababoy ka na ng polis, para bang wala ng respeto sa'yo. Talagang maramdaman mo talaga, sir, na iba na ito. Something must be wrong. Something is behind all this happening. So, please, ayusin natin before this erupts. Sasabog ito pag hindi natin aksyonan. Dahil ang mga tao doon, galit na galit na talaga. I'm just telling you as a resident of Davao City. Sinasabi ko na ito, sir, para maka-adjust kayo, sir. Yun lang. Hindi kami nakiusap na ihinto ninyo paghanap kay Pastor Kibuloy. Hindi kami nakiusap na ihinto nyo yung checkpoint operations nyo dyan. Dahil that would be to the benefit of everyone. Pag may checkpoint, tuwang-tuwa kami noon. Dahil safe tayo pag may checkpoint. Pero pag ngayon, pag may checkpoint, feeling intimidated mga tao, ano naman kaya mangyari? Naka-mask na naman yung mga pulis. Walang, hindi makita yung mga pangalan. Kausapin mo, ayaw sumagot. I don't know how I think nasa iyo ang solusyon nito. Please, act on this, sir. Yun lang hinintay natin. Mr. Chair, I assure you that binibigay ko po ang pangako ko sa inyo at sa mga Tiga Davao, no? Lahat po ito, yung mga protocols, yung mga walang mask, yung mga pangalan, dapat nandyan, ma-notify ang lahat kung ano nangyayari. Kasi kung hindi nila alam ng yung nangyayari, dyan nagsisimula eh, yung suspect saan eh. Dapat alam nila bakit anong purpose po ito, and we'll start this dialogue. I assure you that, Mr. Chair. I assure you that. Thank you, sir. Because alam ko, yung mga police na yun na gumagpua ng checkpoint, masama rin si kalooban nila dahil Tiga Davao rin sila eh. Alam rin nila na anong feeling ng mga kapatid nila, ng mga parents nila sa mga ginagawa nila. They are not doing illegal. But they're just doing, to tell you frankly, improperly yung ginagawa nila. Bakit mag-checkpoint ka, palagi naka-mask, kailangan, tapos hindi makikita yung pangalan. Yun lang sa akin. We must be friendly, Hansel. Ha? We must be friendly to the people. Kahit na hanapin mo si Pastor Kibuloy, I tell you, hindi kita harangin. Wala kami problema dyan. Do your job because it is your sworn duty. Gawin mo. But it is also your sworn duty to love the community. Am I correct? Ipakita mo. Mahalin mo yung Tiga Davao. Huwag mong kalabanin yung mga tao doon. You reach out. Ha? Yun lang ang pakiusap ko sa inyo. Kaya, Gwen. Thank you, Mr. Chair. And I think the actions of the policemen speaks well of the result of the culmination of the kadayawan ng Davao, Your Honor. In fact, the last Saturday and Sunday, there were no crimes listed. It was a zero. I'm not referring to your ordinary duties, ordinary functions. Ang akin lang yung treatment niyo ngayon diyan sa paghanap kay Pastor Kibuloy. I know, limitado yung papel mo diyan. Si RD mismo ang mga tao ni RD yung di-deploy doon. So, yun lang. Just take and take. And, adjust. Adjust lang tayo. Tanggalin nyo yung nakamask. Kasi pangit. Pangit talaga. Intimidating ang dating. Imbis na we should be friendly to the people. Konting ano lang, Your Honor, konting yeah. Consideration lang with the policemen. Kasi they've been there, exposed to the pollution of the... Don't tell me that... You don't tell me that reason. So, ako... Alikabot? Alikabot, nakamask kayo. Kayo lahat, nakamask palagi, 24/7. Pag nag-checkpoint, that's very... Hindi ko matanggap yung rason mo na yan. Is it part of the uniform? No. Your Honor, I'm telling the truth, Your Honor. That's why I'm here. But wag mo akong sabihan. Nag-checkpoint rin ako ng... yung dinaanan nyo ngayon, dinaanan ko rin yan. I'm just wondering bakit lahat ng police ay nakamask. Which is very intimidating. Para sa akin lang ba? Para sa mga tao? Wag mo gawin rason yan. Don't tell me that reason na alikabok. Ang akin lang is, we must be friendly. Nakita nyo intimidating ang dating kapag palagi nakamask. Eh, ano bang nakamask palagi, di ba? Yung mga may gagawing masama.
wala silang ginagawang masama. Pero ang dating, kasi po lagi nagaganon, talaga intimidating sa tao at kinausap pa, ayaw sumagot. Anyway, they were not your people. Mga tao yun ng region. Mga RMJ yun. Okay na yun. Mr. Chair, I will assure you, mamaya nga po, I will talk with the chief and make sure bukas na bukas, lahat po walang mask po yan. And to make sure yung protocols like the name ay properly mailagay po. I assure you that, Mr. Chair. Yun lang sa atin, sir, para mapalagay yung mga tao. You want to say something, ma'am? Yes. Good morning, Your Honor, and to everybody. Thank you for giving us the opportunity na ma-voice out naman namin ang side ng KOGC. No? Kasi masakit din sa dibdib namin ba na totoo talaga ang paglilingkod namin at totoo talaga ang pagiging Filipino citizen namin na matuwid. And then all of a sudden, ito na, boom, di na namin na ano bakit ganito. So, nagpapasalamat po kami na binigyan kami ng boses din dito na kahit papaano, marinig din naman ang kukunting boses din namin. So, sinabi mo kanina sa kanila na hanapin nila si Pastor, kay may warrant of arrest man kaya. Remember how many times pumasok kayo sa lahat ng compound namin, tinanggap namin sila, Your Honor. Tapos kung pwede punta kami doon, okay. Punta kami dito, okay. Tinanggap namin sila, Your Honor. 1, 2, 3, 3 times. Then, all of a sudden, on June 10, bigla, 3 o'clock, between 3 to 4 o'clock in the morning, nagulat kami because we're preparing for our morning devotional. Iba, medyo tulog pa, ang iba gising pa. Uulitin ko ulit. Then, all of a sudden, dumating kayo, dumating yung mga grupo, different bus loads and different truck loads of men in uniform, naka full battle gear with bulletproof, may mga bandolier, at saka may mga long arm. So, siyempre, anong ina-expect mo na reaksyon ng tao doon sa loob? Bakit biglang ganon? In 4 different areas, so just imagine ilang batalyon na men in uniform ang dala-dala ninyo in 4 different areas. Tapos sabi ng spokesperson, maximum tolerance? No! Lalo na sa Glory Mountain, nakikiusap yung leader namin nandito, Sir, hintayin mo yung lawyer namin kasi nasa baba. Ay, hindi na, matagal na yun. O sige na, go. Meron tayong hinihintay na meron tayong hinahabol na timeline. So, ganon sir, ganon ang nangyari. Sorry to Secretary Abalos, but this is ang totoong nangyari. Tama ka, wala ka doon. Nandyan ang mga ground commanders mo. Even if you will tell, tongues and lips will tell different stories 1,000 times. But videos, audios, and photos will tell the same even if you will play it 1,000,000 times. Thank you, ma'am. Maraming salamat. So, at Colonel Roy Revoldo, saan ka? Your Honor, good morning and good morning to everyone. Sir, I am the officer in charge of Paranormal 12. Kasama ka doon sa pag-implement ng warrant of arrest? Yes, sir. But, commander ka? You're one of the ground commanders? Assistant ground commander, sir, sa Kitbuga, Sarangali Province, yung EOR namin, sir. Saan yung may namatay na dalawang Kitbog? Saan ang ground commander mo? Ito, sir, si DIDO ng 12, sir. DIDO ng? 12, sir. Farm? Sir, 12. At 12? Ikaw, 10? 12 din, sir. At 12, kayong dalawa? Okay, sir. Clarito, Colonel Clarito, saan ka? Good morning, Your Honor. I am Police Colonel Osilito Clarito Dia, Deputy Regional Director of Operation of Region 10. Pro 10. Ground Commander ka ng? I'm not the Ground Commander. There was a designated Ground Commander. Sino? It was presented during the briefing by the Directorate for Operation. The ground commanders. Okay. Saan ka nung panahon na yun? Anong lugar? Saan ka? Nandun din po ako sa vicinity ng sir. KOGC. KOGC. Sino yung ground commander doon? As I've said earlier, sir, mayroong ground commander po. Ha? Na may designated ground commander po. Sino nga? Sino? Based on the presentation of DO, it was the regional director of Region 11. RD, Region 11? Opo. Andun siya? Nung time na yun? Hindi ko man siya nakita, sir, personally, pero... tumawag ko sa akin kasi umiikot din po siya. Tumawag. Umiikot siya? Opo. Sino siya ground commander? Kung umiikot siya, ground commander,
take charge of the ground. He's commanding the ground. So, but ikaw ang ground commander doon. Ah, hindi po. Umiikot nga po siya at tinitingnan niya yung paligid. Challenge of the kingdom of the skies. Opo, tinitingnan niya akong... ground ng QJC. Opo. Okay. Loren. Colonel Loren. Good afternoon. Good morning, Mr. Chairman. I'm the OIC force commander of Regional Mobile Force 10, Your Honor. And I was there to supervise kasi yung we are assigned at the KOGC Buhangin, Your Honor. And majority of the personnel assigned to secure the implementation of warrant of arrest at KOGC Buhangin is the personnel from RMFB 10, Your Honor. 10? Yes, Your Honor. Kailangan ba mag-import ng taga Region 10? Ang lapit lang yan sa Camp Katitipan. Daming pulis sa Katitipan, oh. In-import pa kayo. Sige, yeah. Mr. Chair. Mr. Chair. Boy! Mr. Chair. One question lang daw kay Secretary Abalos. Dali lang po. You're saying something? Yes po. Kasi yes. Gusto lang, Mr. Chair, pwede po namin itanong, kayo na lang po magtanong kay Secretary Abalos kung sino po yung nag-alok sa kanya ng tumulong para mahuli si Pastor. Kasi yun na lang, yung 10 million po, para malaman din po namin kung sino po ang nag-alok. Okay. You want to... Yes, sir. Respond, Secretary Abalos? Go ahead. Minister ba ho? Ma'am? Minister? Executive Secretary. Okay. Sana maunawaan po ninyo, no? Dahil nagbigay po kayo ng 20 million, yung mga tao po ngayon ay natatakot for their safety, no? At it's because of this, sana maunawaan po ng chair, ng committee at ng ating mga kasama sa KJOC na hindi ko pwede sabihin ang pangalan because precisely of this, of their own safety. Dahil nakalagay po rito, pakilagay mo nga yung nakapost para makita that a bounty of 20 million has been, a reward of 20 million has been given. Sorry, sir. I'm not talking about the 20 million. I'm talking about your announcement. Sir, pakitanong po kay Secretary Abalos kasi yung 10 million, hindi basta-basta yon. Kasi you're putting the life of our pastor in a shoot to kill situation. Ay, kasi, wait, let me talk. Please. Sige. Diba? Sila po yung nagpalabas ng reward man yan o bounty. Anong motibo? Karapatan din namin sa Kingdom of Jesus Christ. So, sabi niya, protection na wala yung 20 million. Ang amin, yung buhay ni Pastor. Kasi lahat magkaka-interest na. Hindi na namin alam, NPA ba, priso ba yung ginagamit ng mga pulis na dinadamitan ng pulis lang? Kasi yun po ang lumalabas ng mga storya ng mga NPA, mga priso pinalabas, tapos dinadamitan ng pulis. Tapos, hindi na talaga namin alam kung sino po yung nakapalibot sa amin. Meron na rin mga palipaliligid kasi nga, nag-announce na si Secretary ng DILG na merong reward kung sino makaturo o sino ang makapagbigay ng information kung saan si Pastor. So kaming lahat amin po sa amin, sir, malaman namin kung sino yung gustong tumulong. Kaya din kami on our part, sino yung gustong pumatay kay Pastor, papakan namin ng 20 million. Pero ang tanong sa DILG Abalos, kasi siya yung secretary ng DILG public. Ganito lang. If Secretary Abalos cannot for the sake of transparency in open yes. hearing executive session, sir, you want to tell me? Well, ganito lang yun, sir. With due respect, no? Una-una, hindi ako marunong pumatay. At wala pong makatay. Kasi po, yun ang sinasabi, pinapapatay. Hindi kami ganun tao. Okay? Just to put it on its proper perspective. Klaro. Kayo na rin nagsabi for any information. No? Hindi kami nagpapatong ng ulo. Hindi po kami ganun. Simple lang. Meron tayong warrant. Gusto namin hanapin. Any information at all that could help, tumutulong po ito. Pangalawa, tignan nyo. 20 million to identify donors of Kibuloy. Yan po ang nakalagay. So yung mga tao takot. I-identify natin ano naman nangyayari. No? So, it makes a lot of difference. Kasi ito yung naman isa, it's just an information para lang mahuli at matapos na po ang aming obligasyon sa batas. No? Sana maunawaan po ito ni Executive Secretary. I'm sorry but I cannot divulge because of this, Mr. Chair. Okay. Maraming salamat po. Thank you. Hindi niya ma-divulge, very clear, because takot siya na baka may mangyari. Kasi, kasi ninyo nagpatong ng 28 million bounty. Alam mo, eh kung wala yung argumento ni Secretary Abalos na takot siya na malaman ng taong bayan kung sino yung nagbigay, dahil sa counter offer niyo na 20 million, I can force him in a executive session. Kukunin ko talaga yung pangalan. Pero with that, I am also duty bound to
keep the identities of these people in confidence dahil nga may counter-offer tayo na 20. Intindihan ko. Sana maintindihan natin. So, hindi nila i-divulge kung sino yung magka-interest na magbigay at magtulong kay Pastor. Ganun lang kasimple. Yeah, you heard it from him. Ayaw niyang okay, so kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Yun naman pala. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, maraming salamat po. Thank you, Secretary Balos. Thank you. Mr. Chair. Yes, go ahead. To add po doon sa statement ni Ms. Cardona kanina na we do not know kung mga legit ba na mga pulis or mga men in uniform yung kasama doon sa June 10. Kasi marami po doon nakikita po namin walang mga name tag pagkatapos pinagkukuha yung mga badge dito. And ito pa, I am not saying na this is true or not true, but I think this is worth thinking of and this is worth investigating, Your Honor. Kasi narinig namin na hindi lahat doon ay mga men in uniform. May mga scalawags doon na ng police na they are not in service anymore, kinuha nila. Mayroon silang kasamang mga NPA. At ito pa ang malala, meron silang mga kasamang mga preso. Ayaw ko saan kinuha, baka sa Dapicol. So, yung information na yan, talagang confirm niyo yan? Na-confirm niyo? May nagsabi sa akin. May nagsabi sa akin na narinig niya mismo. But I cannot tell it also, no? Alam mo, kaya nakita ngayon, ma'am, na kapag ginawa ng pulisyan, ako mismo kalaban nila. Kalaban nila ako kag ginagawa nila yan. Kaya nga, I am bringing it up today para na malaman na ng lahat. Kasi, okay, sige, thank you. Colonel Barantan. Oh, nandito ka pala. Akala ko meron kang kuhan. Mabul ka. Colonel Torre, General Torre muna. Are you referring to the raid, yung day of, as you said, day of infamy? Yes, sir. June 10. So wala si General Torre noon. Hindi pa siyang RD noon. Ito na lang, mga ground commanders. Mag-out muna kayo. Please, tayo muna kayo. Mag-out kayo. Pwede pong ma-request yung mga officers po na bago na hindi pa nag-out. Tayo lang po muna kayo. And have an out. Sir, sina General ano po? Takaka General Pespes. At tapos na po, sir. Sige po. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation and hearing? Thank you very much. Please take your seat, sir. Okay, Comsec. Maraming salamat po. Ako muna po ang tatayo dito hanggat wala po si Senator Bato. Sir, may mga tanong lang po kami sa inyo. Una po, ang amin pong komite ay hindi po para ilagay sa paglilitis ang pulis. Hindi po ano. Kami po ay nandito para makapaggawa po tayo ng mga batas na hindi po lang po magkakaroon ng mga ganitong usapin na may overkill o ano. Magtulungan po tayo. Opo, ang una ko pong tanong, sir, ang mas maganda po kung kayo ang makasagot. Sino po ang gumawa ng plano nung araw na yon? Sino po? Sino po ang commander ninyo na nagsabi po na kailangan naka-full battle gear po kayo? Yun lamang po. Itanong lang po yun. Ha? Wala po akong pag-watch ganito. Tanong lang po. Tanong. Talaga po ba SO po kayo na kayo ay naka-full battle gear? Kasi yun po ang sinasabi ng KOJC na dumatong daw po doon sa kanila na naka-full battle gear. Yun lamang po, mga sir. Sino po ang pwedeng sumagot? Wala naman po, hindi naman po ito husgado, mga sir namin, mga bayani namin. Hindi po ito husgado, so malaya po kayong makasagot. Magandang umaga po sa ating kagalang-galang na senador. Senator Robin Padilla. Doon po sa mga miyembro ng Regional Mobile Force, prescribed uniform po nila yon. Meron po silang... Linawin po natin, no? Meron po yung galing sa ibang lugar. Yung po ang kanilang uniforme. Opo. Wala po ng KOJC, yun. KOJC, pwede po kayong matanong na paano po ba ang nangyari na kanilang protocol sa inyo? Tama po ba yung protocol na ginawa? Meron po bang sino pong pwede sumagot? Kasi yun daw po, alam nyo talaga pong batid naman po natin, ano?
na hindi naman po tayo magkaiba sa isa't isa. No? Ibig pong sabihin, sa matagal na panahon, si Pastor Kibuloy at ang PNP at ang mga sundalo, matagal po tayo magkakasama laban sa komunista. Okay, so malinaw naman po sa atin ano, na tayo ay may pinagsamahan. Opo. Ang tinatanong ko po sa inyo, ito lang po ba yung panahon na nakita nyo yung uniforme na yon? So, sa matagal na panahon, kasama po natin sila. Yes po. Opo, ito po ba nung nangyari dun sa KOJC? First time po ninyo na nakita itong mga uniforme na ito? Opo, Your Honor. Many times they serve already search warrant, arrest warrant po. NBI, CIDG, DCPO maybe, and Regional Police 11. Ilan po yung sinerve po nila, nag-search po talaga sa sinerve. Hindi po yun ang uniforme nila, parang luluso po ng gera. Hindi po ganun, Your Honor. Opo, yung una, yung uniforme po na una niyong nakita, yung steel yan. Yun po. Yung blue, yun po. Ano pang tawag po doon, sir? Type po na uniform, Your Honor. At tinanggap po namin ng ayos. Kasi daw, may gate po kami. We don't need to put ladder at aakyatin at babasagin yung gate namin. Hindi po. Kakatok ko sila, bibigay po yung search warrant or warrant arrest. May lawyer po kami. Chine-check lang po kung ano pong isi-search. Nakasulat po kasi doon. And we let them search every corner of the building. Kung ano pong gusto lang i-search. Balik-balik natin sila. Yung NBI po, I think last week po, nag-search po doon. So ito po, yung June 10 po, laking pong pagtataka namin. Parang pong lulusod na po sila sa gera at parang they are ready to kill. 4 compounds po namin. Ganun po. Nabigla po kami mga bang kalibre namin and we are unarmed. Wala po kami mga baril doon. Bigla na po sasampa doon sa gripo namin na para po mga magnanakaw po sila. Eh, kakatok lang po kayo, bubuksan po namin kayo. And they are so deaf, walang narinig and we are always telling them, may lawyer po kayo, pwede po yung hintayin? Para makita na po yung dokumento kung ano po nakasulat doon. Then as soon as the lawyer arrived or chinay po, pinapasok po sila. At wala na po nakita. Babalik na lang po sila for second wave. Yung pong sabi ni General Torre po, Your Honor. Hindi po ang tema yan. But it should be according po sa police operational procedure po nila. Bakit po ganun? Ano ang intention natin? Bakit po namin namatay po na dalawang katutubo po doon sa bilan? Bakit hindi kasali po sa compound po namin? Sinali po yung community po doon, sir. Bakit po parang nananakot po kayo, sir? Bakit po matataas yung kalibang baril at tinutubo po sa amin? You disturb our prayer time, 4 a.m. po doon, sir. Bakit po? For the previous, how many times? 4 times po, nag-serve po kayo ng warrant doon. Senate, Congress, CIDG, 20. Maalos po, sir. Very peaceful po kasi we are law-abiding. Papasukin talaga kayo. There's no way po, nahaharam po kami. Tumarang lang po kami, sir. Kasi inunahan po kami, sumampak po agad sila. Binasa, giniba yung gate sa Glory Mountain po, sir. Doon po sa compound namin, sir. Kung di po namin naabutan, sir, sira din pong gate namin kasi tinalian na po nila ng kanila pong malaking truck. Hihilain po, napersahan po. And we always reiterate, sir, may lawyer po kami. Pwede pong mahintay. Parang wala po silang narinig po, sir. Kaya nagtaktika po kami. Ano pa to? Ready to kill na po ba kayo? Alam mo na niyo, wala kami armas. Sinurrender na po. Di ba po, sir? Ang tanong po, sir, Region 10, 11, 12, and 13, sino po yung katasal at command po sa kalang lahat po, sir? Kasi, simultaneous po eh. Hindi po kanya-kanya po yan. May nag-dicta po dyan at na ito po yung gagawin lahat. Bakit po naka-full battle gear po, sir? May mga sniper pa. May chapter pa po, sir. At ikot-ikot po, sir. So, nung tanong po namin, is that the way you conduct your police operation po? Ganun lang po, sir. Kaya po, excessive force po, sir. Excessive, that you just will not lie. Sobra po, excessive pangaras, pang-intimidate po. And remember po, mga sir, hindi po yung parang simbahan. Eskwelahan po din yan. Nag-graduation po, na-cancel po, sir. Kung nakataan, and take note po, sir, yung eskwelahan po dyan, majority of the students and the parents were not kingdom members. Hindi po tayo kingdom, pero yun po nagre-reklamo, sir. Sila po ang nagre-reklamo. Bakit ganito? Bakit ganito? It's not police brutality po, sir. Excessive show force, that is purely abuse of power and abuse of authority po, sir. Kailangan po may managot po dito. Kung hindi mo po ang commanders, napag-utusan doon sila, sino po? Yun po, yun ano. Ibig niyo pong sabihin, sir, Carlo po, Carlo Katiil, naramdaman niyo po na in danger kayo nung oras na yun? Yes po, sir. Sobrang in danger po. Sabi po nila, sir, pinumbahan doon namin ng water cover, tanong, water shower lang po yun, sir. Kami po yung namasa. Not really that nice. Bakit po kayo sasampan niyo, sir? Bakit magbibigyan niyo po yung gate? Kanina po nakikiusap. Madali po ba kayo? Hindi po kayo alam ang pakiusap na hintayin niyo yung lawyer. Kasi papasukin naman kayo. We want it organized po, sir. Every building, every type kisame, kahit po akit na nga kaldero, binuksan kahit yung refrigerator ito, binuksan po. Lahat po, yung problema. Wala po kami tinatago po doon. And kung malakas yung intelligence, ganito yung intelligence po, sir. Ilang beses na po kayo pabalik-balik. Wala po silang nakita po doon, sir. Bakit po? May failure po ba of intelligence? We commend po the NBI. Sabi pa nga lang, nasuhulan ng NBI, pero the NBI can speak for themselves po. Bakit po orderly po? Ano po naman ang tabi mo, sir? Hindi po kami mga basagulero. Hindi rin po kami mga pangal po, sir. Nakayon po kami kung ano'ng sinabi po yung isearch namin. Sir. Carlo, yes, po. Relax lang po. Okay. Yes, po, sir. Para hindi po tayo mga... Kasi, sir, pag nag-agotan ka na katotohanan, kaya po lang escape, sir, tuloy-tuloy po ito, sir. Kasi totoo pong nangyari ito sa amin, sir. We were there June 10 po, sir. Hanggang nga hindi po naghilom ang sugat, lalo na po sa mga kabataan ko, may mga anak po kayo, sir. That trauma
Betro mo na idinulot ko na hanggang ngayon po, sir, paano ko naman gamitin yan? Yung dalawang pong katutubo na namatay ko sa kitbook, sir. Ano na po yun? Witness mo, sir, nandun mo siya si Brother John Cardona, yung asawa po nandito po, sir. Apo, sir, kalo. Salitain po natin, sir. Apo, apo, sir, kalo. Mamaya po, ano? Yes, po. Punta po tayo sa kanya. Doon muna po tayo sa, apo, sir. No, sa kingdom. Apo. Doon po sa main. Okay. First time namin nakita yun, sir. June 10, yun na po yung uniform na. Mga pambarik, nag-checkpoint po dyan, sir. Every single floor, napalibutan na po kami yan, sir. Nag-jogging. Nandiyan naman si Gerald Torre din po. Nag-jogging din po na kasama po nila, po, sir. Eh, if may I add po, sir, hallelujah to the Lamb. Very adjusted talaga, sir. Ang gigipit at ang haharas po ang ginagawa po nila, sir. Kung legal po yan lahat, sir, may dokumento, court order, ano pong gusto yung search na, then you can search it. Pero huwag niyo po kami harassin po, sir. Huwag niyo po kami harassin. Kasi po, hindi po kami titiklit po, sir, sa mga injustices na ginagawa po niyo sa amin. If it is legal, huwag not questioning. Trabaho niyo po, go ahead. Ilagay po natin sa tama po, sir. Huwag po tayong mag-shortcut po, sir. Kasi hindi po talaga kami titiklit sa lahat po ng mga injustices po niyo. Tatayo na tatayoan po namin. Kasi nag-direct po namin yan po, sir. Maraming salamat. Sir Carlo, ano pong sa palagay niyo no ang dapat na gawin po ng ating mga bayaning pulis para hindi po kayo nakakaramdam na kayo po ay in danger? Ano po ang palagay po ninyo, advice po ninyo, ang healing din po ninyo sa kanila? Sir, alam po nilang dapat nilang gawin kasi pabalik-balik na pa sila doon, sir. Ano po nilang gagawin nila sa ano po mag-serve ng search warrant o para sa arrest po, sir? Po, nakatanggap po ako ng isang mensahe sa inyong member, isang member po ninyo na bakit parang hindi yata fair kapag yung humaharap ang ating katulisan sa mga leftists, ano, sa mga sinasabi po natin na yung mga laging nasa kalsada, po, na nakakapagbigay ng minsan ng kabuluhan, opo, humaharap yung ating katulisan na naka-helmet at meron lang panangga. At yun naman po ay parang handang-handa na sila sa konfrontasyon. Pero doon daw po sa inyo na sinasabi po ng ating mga bayaning pulis na hindi naman sila gagawa ng anumang hakbang para masaktan kayo, pero bakit sila naka-full battle gear? Ito po ba yung posisyon ninyo? Bakit sila naka-full battle gear, hindi sila naka-normal lang? Pag umaharap sila doon sa mga leftist na alam naman natin nagkakaroon ng konfrontasyon, helmet at panangga lang, pero sa inyo may helicopter. Pag ganun po ba, kailangan po ma-resolve po natin eh. Kailangan magkaroon po tayo ng solusyon ano, sa problema nito. Sa inyo pong ano. Ano po ang kahilingan po ninyo? Opo. Che, permission to talk. Maraming salamat po sa pagkakataon uli makapagpaliwanag. Yung tanong po nyo na yung sa pag-attack nila, kasi kung mag-warrant of arrest, bakit madaling araw? Ganun ba? Tama ba yon? Alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw? Sabay-sabay sa apat na compound? At kung warrant, diba dapat may talagang sino ba ang hahanapin nila doon sa particular na lugar? Kasi sabi nila marami naman yung kasama ni Pastor. Ang tanong namin, sino? Tapos, bakit hindi nila hinintay yung lawyers? Hindi naman nila binigyan. Sasampa ka agad, nakita niyo naman kung gaano kadami. Bakit ako mismo, first time in my life, na nakakita ako ng staff na ang lalakihin talaga ng kanila mga baril. Akala ko talagang, hindi ako makaget over senator kasi hindi talaga kami sanay na ganun na ba talagang, bakit umabot sa ganun? Ano, ilang beses na kasi sila nag-search. Tapos ha, warrant of arrest ang dala. Sa Kitbog, wala pong warrant of arrest. Picture lang. Pinakita lang kung kilala nila. Tapos, ginising na madaling araw. Yun, sinabi ni Carlo, hindi talaga. So, sa Kingdom of Jesus Christ, okay, unahin natin sa Central Headquarters. I was also there, as well as Carlo. So, ma'am, sinasabi niyo po, ma'am, na hindi nasunod ang tamang hindi proseso. Po. Hindi pa talaga nasunod. Kung nakita niyo sa video, ewan ko kung pahintulutan niyo muling ipalabas yung video kasi nandito yung mga ground commanders. Baka meron din po silang masasabi sa ginawa nilang paglusob. If you would allow us na para at least makita nila na ganun, kung papayagan po muli na ipakita po natin ano po talaga yung nangyari. Bilahin natin yung may namatay. Gusto ko okay, Kitbog. Romaldo, kina Romaldo. Inom ka man ng tubig. Once again, Your Honor. Good noon po. Mamaya na. May pinapakita lang, sandali. Sige, continue. This operation was carried out with strict adherence to the PNP operational procedure. Our guiding principle was to uphold human rights while executing our duties to the highest standards of professionalism and respect of the law.
Sige, ikaw mo muna, ipa-buffering mo muna ng host para tuloy-tuloy natin panoorin mamaya. Di siya masiguro ito sa pinalabas natin last time? O iba na yan? Colonel Romualdo, please brief us doon. You're the ground commander. I just enjoy commander, Jarana. So I'm going to talk to the ground commander. Ground commander, sir. Colonel Santiago, sir, by virtue of my position as the DRDO, automatically I'm the ground commander, sir. Of what particular ground? Si Chokitbog, sir. Sa yes, sir. Yes, sir. So nandito ka mismo? Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. Please narrate to us what happened. May mga presentation? Wala, sir. Pero may mga documents kami, sir, nadala dito. Yung sinabi, sir, nila, sir, na ano, sir, na may mga physical abuses, may mga violations, sir. Kung meron silang sinasabi, sir, meron din kaming photos and video clips to prove our claims and to contradict their allegations, sir. Sige, go ahead. Sa ano, sir, sa actual operation, sir, nandun po mismo yung mayor ng, yung former mayor na father ng incumbent mayor ngayon, sir, na Abogada, sir, yung barangay captain. Nandun po, sir, we took turns in seeing to it that there would be no abuses in the conduct of service of warrant of arrest, sir. Ang mga tao natin, sir, doon, sir, equipped with body-worn camera. Isa, sir, yung pong for recording purposes. Isa, sir, yung real-time nakakapag-transmit sa aming ACP, sir. Sa aming ACP, sir, nandun po mismo yung mayor ng Malungon, yung dating mayor na father ng incumbent mayor ngayon. Si barangay kapitan na nandito po ngayon, nandun din. Kasama po yung aming former regional director na retired Brigadier General Placer, sir. Nandun po kami lahat, sir. Nagpapalitan po kami sa pagpunta doon sa lugar. Yung mayor, dati pong mayor na father ng incumbent mayor ngayon na lawyer, sir, yung barangay captain at saka yung aking former regional director at saka ako po as ground commander. Nandun po kami mismo sa lugar, sir. How big was your contingent? 700 hectares, sir, ang lugar, sir, na covered ng operations namin. 300 lang po yung pulis na ginamit namin. 300 lang? 300 lang? Yes, sir, 300 lang po, sir. What is substantial and reasonable number of personnel? 300 lang? Yes, sir, 300 lang po. 300 lang? Opo, sir. What is reasonable and substantial number of personnel to be deployed? What is substantial and reasonable for us may be excessive to them, sir. Pero hindi naman sila ang magsasabi na excessive yung number. At hindi rin po kami, sir, ang magsasabi. Yun namang sinasabi nila, sir, na excessive number. Yung excessive number naman, sir, hindi naman po siya synonymous sa word na excessive force, eh. Kasi 300 nga lang po yung ginamit namin sa 700 hectares na covered po nung area of operations namin, sir. 300 lang po ginamit namin, sir. 300? Opo, sir, opo. You're raising your hand, Yes, sir. The problem with the declarations of Police Colonel Santiago is that it actually confirms our suspicion, Your Honor, that really the search in Kitbok was not attended by probable cause. Note that the warrant of arrest in this case, Your Honor, provided for a specific address, KOJC Central, Buhangin, Davao City. Now, in order for the police to have probable cause to search in Kitbok with 300 policemen, there must be belief, Your Honor, reasonable ground to believe that Pastor Apollo Sikibuloy or any of the accused is there. Because that is the first requirement under Rule 113, Section 11. The problem is that with that also likewise, Your Honor, that many houses were entered. And Pastor Apollo Sikibuloy and the four other accused could not have been in those 20, more than 20 plus houses that were entered owned by the IPs po. Yun po ang problema po dun. Kaya nga, ang requirement po sa PNP operational guidelines, kung papasok ka po ng bahay, eh kailangan po kunin mo yung consent po ng may-ari. Eh hindi po nangyari po dito eh. Bigla na tinadyakan yung mga doors po nila at nakakatakot, alas 4 ng umaga, 4:30 in the morning. Kaya nga medyo may na matay talaga the next day dahil sa takot. Kasi yung requirements under Rule 113 hindi talaga nasunod. Bago ka nga i-announce mo muna yung second requirement, i-announce mo muna yung purpose mo. Bakit ka kailangan pumasok? Pangatlo, maghingi ka ng permiso na papasok kasi ang warrant of arrest hindi po things ang hinahanap eh. Tao po, oo. Pwede ka lang na pumasok sa isang struktura kung nagpaalam ka na doon sa may-ari. Lahat po dito, nandun yan sa kanilang PNP operational guidelines. Hindi po nasunod. Ano thank po? You. Thank you, Atty. Torreon. Please, continue. I just agree with the statements of the good lawyer of the ano, sir, OGC, sir. The consent was asked by the officer enforcing the warrant. It was freely and voluntarily given by them. We have photos, we have video clips, complete with transcript of conversation. Yes, sir. Point para we were sir, graciously and cordially received by the sir, by the members of the community. In fact, sir, nung umalis po kami, sinong pinakiusapan ninyo na papasok kayo doon? Sino nagpa kanino kayo nagpaalam?
na kasama po, nagpaalam din po kami sa before the actual operation sir, sa local officials sir, kasama po ang mayor, yung former mayor. Yung bawat bahay na pinasok ninyo, sa alam kayo sa occupants? Doon sa occupants sir, nagpaalam po kami sir. Hindi po kami pumapasok sir nang hindi po kami pinapayagan nung occupants. Kasi may... So walang nangyaring tadyakan sa pagkawan? Wala po sir, wala po sir. Sure ka? Yes sir. Kasama po ang battalion commander sir sa operation sir. May mga cameras po kami, may mga drone din po kami during the actual operation. Recorded po lahat ng ginawa namin sir. We follow to the letters the District Observance of the Rules of Operational Procedure ng PNP tsaka Cell Support, sir. Okay, are you aware na the following day may namatay, dalawang tao? Yun pong sinasabi nyo, sir, na may namatay. Yung isa po doon, sir, bedridden at may sakit po, sir. Yun pong nagpa-interview, sir, sa KOJC na nung araw na di umano, may mga harassment, may mga tadyakan. Meron din po kaming interview sa kanya during the actual implementation of the warrant of arrest, sir, na nagbigay po siya ng pahintulot na nakipagkwentuhan pa lang, sir. Di ko lang po maintindihan kasi Ilocano po. Ma-play mo yan? Yes, sir. I-play mo nga. Yung sa'yo na lang. Yung sa'yo na lang. Yung sa'yo na lang. That's why we're conducting a hearing to hear your side. So, dapat ready kayo nag... I-viber lang po sa nung tao namin sa... Iyon yung conversation na may transcript. Habang nag-a-. Merong kang kwan? Sinong particular na personnel pumasok doon sa bahay nung may namatay? Meron po kaming listahan, sir. Meron po kaming listahan, sir. Dala-dala mo yung tao? Na yung pangalan doon? Lang po, sir. Ha? Yung pangalan lang po pangalan ng tao, lang. Pwede namin maibigay, sir. At maidagdag ko na lang, sir, habang hinihintay po natin yung video clip, sir. Nagpalit-palitan po kami, sir, ng local officials, si mayor, yung former mayor. Kaibigan niyo po yung mayor doon, alam ko, sir, kasi nung anniversary po nila, nung nagpunta po kayo doon, nandun din po ako, sir. Nagpapalit-palitan po kami, sir. Wala pong kasama po yung provincial director. Sinong mayor yan, mayor? Si mayor, yung babae, sir. Si, Okay, bigyan ko yun. Yes, sir. Andali, sir. Mayor ng Malungon. Opo, sir. Andali, sir. Andali, sir. Andali po. Si Mayor Maria Teresa Constantino, sir. Yeah. Kilala ko yun. Kasama po siya, sir. Yung tatay niya, kasama rin. Sir? Tatay niya, na former mayor? Opo, sir. Nandun din po. Sa ACP, sir. Nagpalit-palitan po kami sa nila PD para ma-insure po na walang mangyayaring abuses or human rights violation. Palit. Nung pag-alis namin, sir, ng 10 o'clock, ang pang-finale, sir, kami dalawa na ni RD plus Hermes, sir, yung retired na RD namin, nakausap namin, sir, si Mrs. Dumpit, yung pinaka-leader nila doon, in-entertain kami. Nagpasalamat, sir, na walang naging problema. Inaalok pa nga nila kami ng pagkain. Pati yung mga police namin, sir, naalok ng pagkain. Kaya lang, bilin po kasi namin, sir, na wag magtatanggap ng kahit anong mga alok na pagkain. Nakausap ko sa si Mrs. Dumpit kasi sir yung apelyido niya medyo familiar sa pag sinabi kasing Dumpit sa Norte. Kaya inilokano ko sir, nagkaintindihan konti, wala po yung asawa niya. Nagpaalam po kami ng maayos at sinabi po niya sir na sir kasi magiging tourist destination ito ban balang araw kasi napakaraming magagandang mga bulaklak at pananim. Eh kung pwede sana sir, pag dumating sa punto na ganun, eh makapaglagay kayo ng outpost ng PNP dito. Kaya sinabihan ko sa yung provincial director, pag-aralan ko paano makapaglagay ng outpost ng PMFC doon sir sa Sitio Kitbog. Hindi mo sinabi na, hindi mo kami taga dito ma'am, taga Region 10, Region 10 ka ba? 12 po sir, sabi po namin. Ah, sa inyo pala. Opo, sir. Okay. Opo. Yes. Sa inyo pala, yes. Region 12. Yes sir. Yes, you're raising your hand. Ako dahil si William Lagunsay. Isa ko kablaan. Flacos di Gabo. Mga Dad Flinok? Lingkod lang. Sige. Atong panahon pwede ko magbisaya. Sir, kasi hindi ako marunong magsalita ng Tagalog masyado eh. Makaintindi lang ako ng kunti. Ang tinuod niya, nga nung naapil ang amuang lugar sa paglusob nila sa mga pulis. Sa may tabay, wala noon, sa compound, sa KOGC, sa Kitbog. Nga nung naamay sundalo pa ingon dito. Alas 3:45 sa kadlaon, na ako dito sa Kumbalay. Sige, gausig ang mga iro. Tingala ko pagbangon na ako, natindog ko na ako daprin sa dalan, doon sa Kumbalay, na nag-iwag ang mga flashlight. Ingon sila sa kwaser, mga pulis ni. Nagingon ko nga, kunsa may ilang tuyo, kunsa may ilang ipangita din eh. Ang nadungog na ako istorya, sa kauban nilang mga pulis, kada balay upat. Upat ka pulis. Nya kay unom rami kabalay sa gamay namo nga lugar. Nagdungan ang upat ka pulis paingon sa matag balay namo. Ang pulis nga upat diretso sa kuang balay, ang upat dito sa kay papa, ang upat dito sa balay sa kumang manghod. Tanan.
Nya natudong tong isa ka pulis dito sa balay ni Papa nga naghigda. Gipilit agud si Papa nga ipagawas nga kibalo sila nga nagsakit. Moto nga dako kaya ang akong paghihubos sa ilang gimo. Iana pa nila ang pusyo sa Papa ni mo tong kuan, Papa ni mo. Papa na mo. Oh. Yung namatay. Oh. Kanang ama-ama na ako, pero siya ay nagpadako sa gikan sa akong pagkagamay. Ako, Papa. Pagka humana na, sir, humana sila church, nangatulog sila diya sa akong balay. Ako, mang silang kuhan, kay simple, gingnan ako tong ilang leader nga tong upat silang nagsulod sa akong balay nga naguna. Wala ni tulog si Pastor sa Madre kung away ang itulog ni Pastor sa Madre pag-alagad sa Diyos. O paghihunga sa matag-isa ka tao. Muna ang itulog ni Pastor sa mga. Ingon ko, kung wala si Pastor, kining kitnog kabalo halos taga Malungon ang mga data ang mga lumad sa Malungon. Diretso na tayo, diretso na tayo kasi meron pa akong committee on appointments kailangan kailangan natin. Ato nga tayo, diretso diretso lang tayo. Paano namatay yung tatay mo? Kuwento sa Mr. Chair. Ah, natruma. Tungod sa kadlo kay naghiga kami ng atong panahon na nagsulod ang mga pulis. Sa iya sakit. What's anong nga kwasa kanang natakig kay blood. Ato nga akong asawa. So totoo yung bedridden na siya? Oo. Pag ato wala pa yung mga pulis, wala pa to nahitabo siya. Before pumasok ang pulis, dati na siyang bedridden? Dili. Wala pa. Hindi pa na siya, wala pa na yung sakit. Wala pa yung sakit? Ang akong papa. Oo, oh, akong papa. Yung papa mo nga ang namatay? Pati ang akong asawa. Pati asawa mo? Opo. So, sinong bedridden doon sa dalawa? Asawa mo? Ako papa. Papa mo? Oo. Bedridden, ibig sabihin, talagang may sakit na nakahiga. May sakit, pero gikan na sa doktor na ulian na siya. Yung asawa mo, wala. Wala yung sakit akong asawa. Oh, sige nga, inerate mo, paano sila natruma? Kasi sigurado ko, pagkakatok lang, pwede ba kami papasok dito? Minahanap namin si Pastor Kibuloy. Wala sila nagkatok. Wala sila nagkatok, Chairman. So, paano ang ginawa? Sige. Oh, pag hindi na ko dapin sa kalsada, kini, nadungog man ko nga ingon sila na upat-upat na nabalay, nisulit sila sa akong likod. Bago sila nag-ingon sa kuha, naamig ipangita, nahuman na sila pangita sulod sa akong kwarto. Alas 3:45 sa kadlaon. Naghigsa na ako. Record, ibig kong sabihin na bago sila nagpaalam sa nakapasok na sa bahay. Sila magpaalam dito na nakapasok na sila. Siyempre, nagsunod sila sa kuha. Nagdablin sunod sa dalan. Nag-ana sila sa mga pusyan ko. Alang-alang uragan ko. Kayo, pamukos sila. Okay. Sunod na lang sila sa kuha. Sunod sa buha. Pasok sa bahay. Sunod. Itanaw lang ako mga kwarto. Dito sunod sa balay. Wala man sila nakita. Ang akong asawa naghigda pa. Okay. Ako ngingon sila, sir, ng lingkod lang mo ay mga pita. Nalaya, unang-una. Oo. Unang-una, condolence sa patay sa imong papa o sa imong asawa. Salamat. Condolence, pasensya ka na kung namatay sila. Oo, patumano to. Nato akong ngingon nga, misis, pagbangon liya, kay patuhin na to sila si sir. Motong, pagbangon sa akong misis, murag wala siya ay, wala siya ay kwan, wala, murag wala dun siya. Motong, ipakapin akong uban nga kwan, nagsunod na tong nagdalag. Pusil nga pating daghanag bala ni samot kahadlok ni Mrs. kay ngit-ngit pa. Pila sila kabok? Ihap na sila sir pag buntag na. Yung pumasok sa bahay mo? Upat sila. Okay. Mga to, pag kuhaan nila sir, gipakapin na sila, duharang nga to, nahadlok sila hapit, abin lag, parang mga tao dito kung kaning manghiluay o tao, kami dili na among gimo. Muna si Nod, akong kayubkan sir, nga nung yun ato man ang ilang gimo sa mga pating daghanap po silang dalawang, say, kansame, imayme? Bandido mi, dito ka nang wanted yun mi nga nami traso sa gobyerno. Wala mi sala, sir. Ang akong kayubsan, ingon ana lang akong kayubsan sila ha. Paglakaw sa mga tulis, pag human nila kapit atong doha, kaya nisigig panawag to din ilang labaw nga nana sa compound. Wala man gani mi mag-abtanay ani nga mong kapitan. Pati si Miora, wala mi nag-abtanay. Dito pag ato nila, kay dali kayo sila dito. Ngutay impormasyon ako. O, unsang gibati sa akong asawa. Murag, nagkuhan siya, kanang nag-ana-ana, kalit-kalit. Isa basing mabalik. Wala pag yung pangalan. Bago nito kanong pangalan itong isa sa kwan, abot na sa gitmo kani kuya ko sila pasaka. Kung sa gingon niya sa kwan, ako di ay si Tatay William. Ako di ay si kwan. Andrikis ang imong tawag sa kwan. Okay, last. Andrikis? Oo. Oh, Andrikis daw, ang iyang pilido ba? Pilido, basta mo rin na iyang gingon sa kwan. Okay. Oh, muna kong gingon, atong paghuman sa kwan sa mga pulis, nahitabo akong asawa. Last video sa akong papa, nahitabo na po na akong asawa. Wa pag yun ko kape, luglubong sa papa, naanap po na akong asawa. Ang tod karon ang ako ang, gamay lang ko lang para nga mabuhang ko. Pero kang sita lang akong giyad to. Kung wala si pastor, ang tod karon magpatid-patid pa kong lata ng anang dabaw. Muna ito ganito mo si Tinood. Sa akong gibati, namatay akong papa, namatay akong asawa. Kanya, wa pag yun itawang malasakit nga maingon sa kuha. Sir, pasinsya lang yun kay trabaho na mo ni. Wa yun, wa yun yung makita na ko. Pag-adto na ko sa mayor,
wala na ko na si Mayor. Ato kay kapitan, na si kapitan, wala ko na motbot. Tagaan ko ani, gamay pang asukar. Wala kay na ko maristro ang kuan sa akong asawa. Kay tungod kulang ko sa pinansyal. Dili na ko na ikaulaw. Karong ko lang nag-red sila karong kadlawon, itong madaling araw. Namatay yung father, yung papa mo. Pagka mana, sir? Pagka? Pagugma. Pagkaugma. Pagkaugma. June 10, June 11, namatay si papa. 11, namatay? Oo. Tapos sa iyong asawa, namatay? After sobra one week. Ha? Sobra one week. Bago siya namatay. Sobra na, one week. Oo, kay wala na siya na mahimutang sa iyang bati, siyang lawas. Na-truma siya? Na-truma. Kung sa pagka-truma siya? Kanang, sige lang, ingon ka, basing mabalik to sila, basing pamatsyon tadri, kay wala to yung mga pangalan, basing mga MTA to. Kay wala yung mga pangalan. Ang ilang mga nemsandre, mga sulat dre. Sa bato, pulis bato, sa bato, sundalo to or MILF. Pero mo ni Mrs. kay sa una, mo niyang nabasa. Bisipa ba siya? Gisumbag ba sila? Gipasakitan ba sila physically? Sir, adunay Ginoo, wala ko namutbot. Ah. Akong itugan tinuod. Sige te. Wala sila na ni pa. Wala amora na siya pag sunod nila sa kuha dito sulod sa akong balay. Akong asawa nang higda pa dito sulod sa muskit. Hangtod nga gisugo na ko sa bangon ito kay mag-init og init tubig para kapakatihon ng mga pulis. Wala sila ni Ginoo. Katong putahan lang ni papa, mo tong ilang giimo ng anaw kulit ang usit. Sa kapuntahan sa balay sa tigulang. Kapuntahan sa balay sa tigulang. Kapuntahan sa pabangon ng tigulang. Pero gitutukan lang tigulang, sir. Giana ang kusil dito sa tigulang ng higda. Oh. Ang tigulang na pugos o bangon. Halos ni apilog bangon ng iyang banig. Kaya siyempre, 70 plus. Motong kayubsan ako. Nga nung naabot sila og dito sa akuang samuang panimalay. Nga dili man to maapil sa ilang sulong sa ilang. Saan eh? Kay pastor man lang ilang gipangita. Nga pila man sila kamilyon nang itaka pastor nga isa si pastor man lang isa. Dagan salamat. Thank you. Salamat again na condolence ha, condolence nahitabo, condolence. Yes, good. Ay, good afternoon chairman. Ako si Brother June Cardona. Ako ang deputy administrator sa Dali lang mag out muna tayo. Palihog tindog. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation and hearing, sir? Yes, I do. Thank you very much. Please take your seat, sir. Yes, sir. Chairman, ako lang, ibigay ko lang sa inyo ang anong tunay na pangyayari doon sa Kitbog. Kasi ako, at that time, nandun ako. So, doon sa Kitbog, Malungon. Malungon mismo? Mismo, Kitbog. sa compound. Okay. So, ang ating mga kasamahan dito, mga officers at saka mga staff, they came from three directions. Number one, galing sila sa may kamarin sa baba or may kiblawan. And then merong isa is coming from the main road from Malungon going to Kitbog. At ang pangatlo is from Malandag going to Buyo-Buyo. So tatlong direction po sila. At 3:45, before 3:45, Mr. Chair, kaming lahat sa compound, nagpiprepare kami for our devotional prayer. So hindi namin alam na yung ibang grupo na dumating sa amin na hindi dumaan sa main road, doon sila dumaan sa baba ng kamarin or coming from area of Kiblawan, Paakyat. So yun yung time na kung saan before sila dumating sa compound, pinagdaanan nila yung mga communities namin na nandoon labas sa compound. Now, sinasabi po ng ating officers dito na nandoon sila, nandoon po yung mayor na punta. Totoo po yun. Kaya lang, pumunta sila after na sa pagpasok o pag-rush up nila doon sa aming compound. So, i-clear ko lang. Tama po ang sinasabi po ni Colonel Santiago, Mr. Chair. Sakto po, nandun po ako. Nagpa-picture taking pa po sila nandun doon. Kaya lang, kung pag-usapan natin, sa actual, wala po sila doon. So, yun po ang question doon. Kung paano makapagsabi sila na walang nangyayari, na nandoon, na wala naman po sila nandun doon. Totoo rin po na dumating yung mayor at saka yung father ng mayor. Pero lahat po yun after na sa lahat ng pangyayari at mga activities na nangyayari doon. Now, pagbalik ko po dito, sa mga communities po namin, tama po yun, meron pong dalawang casualties. Kasi ang asawa po ni Brother William Lagunsay, ang namatay na po niya na asawa, namatay po ito sa hospital dahil nandun po ako, nagdi-decide po kami, yung time na yun na na-hospital na po yung one. Pinadala po namin sa ospital. Sabi ko, walang mangyayari sa asawa mo kung dito tayo mag-uusap sa Kitbog. Okay. So ganito na. Tinatawag na ko dun sa kabila. Yes. Ground commanders. Saan ka, Loren? Sa Buhangin, Your Honor. Buhangin. Ikaw? Pero dito. Sa Buhangin po, Your Honor. Buhangin.
gusto kong kaya ko kayo pinatawag dito because of alleged overkill at saka abuso sa ginawa niyo pag serve ng warrant of arrest. Ano masasabi niyo? So Buhangin, ikaw. Wala pong pag-abuso sa ginawang implementation ng warrant of arrest. Sa katunayan po, Your Honor, nagkaroon po ng negosasyon. Pinapasok po nila kami. Sila po yung nagpapasok sa mga tropa. Okay, ganito na lang. Meron ka presentation? May nanda ka na presentation? Kung dalas. Sino yung may video? Ipakisabit na lang sa committee kayo pag-aralan namin yung video mo. Meron, Atty., meron kayong tanong sa kanila, yung particular na ground commander? Yes. Pwede ba magdagdag, Your Honor? Yes. Kasi yung June 10, nandun po, nakita ko pa yun. Kausap po po yan si Police Lieutenant Colonel Laurent o si Chaklit. Pinapasok po talaga sila. Pero after na po sila, yung nag-settle na po lahat nung kinausap po ng lawyer. Kasi ang initial talaga na ginawa po, sumampa ka agad yung ladder po nila. Pinakyat na po eh. Yung video po will not lie. Nakasampa na po, I think 7 na mga police full battle gear. Nauna na po doon, nakapasok na sa compound namin. Nandun po kami sa ibabaw ng fire truck po. Doon po kami. So, sir, bakit po kayo nandito? Bakit po? Hinahanap na po namin ano yung reason nila. Do I document ba sila? At sinabi na po, hintayin niyo po yung lawyer namin. Ayaw po lang makinig. So, nagtatulakan po yan sa gate. May commotion talaga. Sir, kasi sa pilit na sila pumasok. Sandali lang po, sir. Doon lang po sila nag-turn down po lahat. Kasi po, kami mismo nagpaalam sa aming property administrator na si former President Rodrigo Duterte. At doon po, kinausap po sila na okay, papayagan yung makapasok. Saka nalagdan po sila kasi gusto po namin organize. Mali po yung sinabi po nila, sir, na wala pong nangyari na harassment na ginawa. Before po naging organize yun, kami pa po nag-initiate na, sir, gawin po natin ito sa tama. Ganun po siya, pero wala pong masaktan. Doon lang po siya nakinig, sir, noong binigyan po sila ng permission by our administrator property, former President Rodrigo Duterte, and nakausap po yung mga lawyer namin na represent to check, verify yung dokumento nila, sir. Doon lang po. Thank you, sir. Kasi klaro naman po yung videos po na nakikita natin na wala pang 5 seconds nung may klaro naman po. Dumiretso na po sila, sir. Oh. Yan po, evidence talaga yan that there was no prior consent. So since this is a structure, this is therefore a violation of Rule 113, Section 11. Tingnan nyo po, oh, hindi naman po pwede na mag-lie po yan. So klaro na po yan. But how, as to the violation committed by the police, I'm very sorry. I think that is a violation which therefore operationalizes Article 420 of the Civil Code na yung mga tao may karapatan na i-defend yung premises nila kasi violation eh. So they have the right to defend their property. Now, ang sa amin lamang po dito, how do we move from here? Ang nakikita kasi namin ngayon, yung mga police po, umagang-umaga, alas 4, alas 5 ng umaga, ewan ko anong policy ni General Torre, I'm very sorry, pinapa-jogging niya doon, complete battle gear, merong naka anong tawag nito, may mga mask pa, siguro ang dami po na pinapa-jogging 5 o'clock in the morning almost every day. Siguro you have heard the commitment of Secretary Abalos, di ba? Sana puntahan niya para ayusin, para ma-stop na yung pangharas at feeling ng mga dabawin niyo na feeling harass nila sa mga ginagawa ng ating kapulisan. Pupunta doon siya doon. So, we will I'm hoping. Kasi kami ngayon, pati sa law school ko po, yung Jose Maria College, we were forced to adapt an online modality of teaching po. Baka hindi na po kami maka 100% po. Okay. So, I do hope na yan sir, oh. Oo. Yeah. Everyday po yan. Sige lang. Ang sa amin lamang, it raises a lot of unnecessary fear and apprehensions on the part of the residents in the area, not only in KOJC. Oh, yan po ang nangyayari po every day po doon. I know, mind games, pero I do hope that the police would understand that it has an effect on the psyche of young people, my children. Precisely. Sagutin muna natin, si Arde. Yes. Your Honor, sir. Hindi ko na nga lang sinabi sa kanila, nakasama ako dahil palagi nila sir, palagi nila sinasabi sir na pinapahirapan ko mga police. But, sir, kung titingnan natin ang KOJC sa lugar na yan, sir, minority lang naman sila dyan, sir. Eh. Mayroong hotels dyan, nandyan ang airport, nandyan ang pagkalaki-laki warehouse, sir, yung isang warehouse dyan, sir, na pagkalaki-laki, nandyan kami nag-checkpoint sa harap mismo ng warehouse. May mga napakalaki ng development dyan, sir. May subdivision dyan. Ang daming nakatira dyan. May upscale subdivision dyan, sir. Bakit naman, sir, bukod tangi sila na nagre-reklamo? Yung iba nga, tuwang-tuwa pa nga nakakita ng pulis na pinagpapatrolihan sila. So, I don't think that the majority, the voice of these people represent the majority of the people. They are but simple minority
protecting a fugitive. At wala kaming ginagawa dyan, sir. Nagja-jogging lang sa kabila pa ng kalsada noong ako ang kasama. Hindi nagre-reklamo ang gasolinahan. Hindi nagre-reklamo ang Airport View Hotel. Hindi nagre-reklamo, sir, yung arms core. Andyan nila arms core. Hindi naman nagre-reklamo yung pagkarami-raming ang Bel Air na subdivision dyan, sir. So, that's what I'm just saying, Your Honor, that they are just but a simple minority there. And the majority of people are welcoming our presence there because it is a very critical area, sir. It is a ganito na, Nick. Kinausap ko na kanina si Secretary Abalos. Ayun pa, mag-adjust tayo. At least yan, wala nang mask. Ayun nga, wala nang mask. Mabuti naman na tinanggal yung mask kasi nung dumaan ako doon, nakamask talaga sila eh. Yung face mask. Kaya, at least, mas friendly ang dating yan. Mas friendly ang dating niya kaysa yung nakamask na nakakatakot. Ako nga eh, hindi maganda matingin ko talaga. Sabi ko, kinausap ko yung patrolman, bakit kayo nakamask lahat? So, Your Honor, lang po. Yeah. Thank you po, Your Honor. Sabi po ni Jal, Corey, Your Honor po, yung nag-check-check po sa doon sa warehouse, wala po nagreklamo. Siyempre po, warehouse po yun, bodega po yun, Your Honor. Yung airport po, Your Honor, kung magparating po kami ng mga reklamo, not only in KUG, but how about the parents, thousands at ten, at enroll sa KUG, sa GMs, hindi po making the members. Kung nag-abot po kami ng reklamo po, Your Honor, through General Tory, a-actionan ba nila? Sige, I can leave po. Your Honor. Na lang, makinig ka. Kasi natawag na ako sa sige. Yes po. Puan na lang. Hintayin natin yung magiging resulta ng pagbisita ni Secretary Abalos doon at anong adjustments gagawin nila. At kung wala pa rin mangyari, magpapatawag ulit ako ng hearing. Yes po. Can we hear from General Tory his commitment po? Kasi po, marami nagreklamo airport po. Marami nang nalilang po. Hindi na siya kaya mag-commit. May question na si LG sa kanya. At sa mismo, pinakita sa akin kaya cellphone na pinapakasuhan niya yung pulis na hindi sumunod sa instruction na nakamask. Ay, maraming salamat po. Sabi ko, huwag na kasuhan. Tanggalin lang. Tanggalin lang yung bus. Huwag nang kasuhan. Bakit kasuhan mo pa yung patrolman na they have just not taking orders? Huwag nang kasuhan. Basta tanggalin lang at para friendly sila sa mga tao para hindi matakot yung mga tao doon. At saka, yun lang. Yes, my request lang sana as dean of a law school, Your Honor, can we request the police mga 300 meters away from the school so that we can continue with our normal operations and my students would not be afraid anymore in going to their classes? Can we have that commitment? Magbigyan ninyo yung... Sir? Yes. Hindi naman. Just after all their requests, sir, can I just make a request to just one person? What? Sumurender na lang, sir, si Apostol. Yun na lang, sir, ang one. Para magkakaman niya kanina magkasamahan. Hindi mo pwede gawin requirement. Dali. Hindi mo gawin requirement yan dito sa committee na ito at saka sa kanila. Well, unfair. That's an unfair request. Hindi mo talaga kung ako lang, kung makunta ko lang ni Pastor Kibulo ngayon, kausapin ko. Pero hindi ko na beyond reach. Beyond. Kahit mga tao na ito, hindi na nila yan na kukuntak. Nag-iingat rin yan sila na, Juan. Kibulo yun, sir, ang request na yun sa kanila, sir. Pareho tayo ng request kung gusto mo. Pero, unfair kung i-require natin sa kanila. Yes, last word. Cardona, yes. Ikaw, sige. Yung request ni General Tory, you are as if you are not in your sane mind. Correct. Wag mo ganoon. Yung ikwan lang yun, earnest request niya yon. Kung alam lang namin kung saan si Pastor, hindi kami magtitiis na maghingi palagi ng sinabi ko advice na, from Tatay Digong. Sinabi ko na sa kanya. His request is impossible, kaya huwag na nating kalkalin yan. Hindi yan impossible yung request niya. Siya naman, in his own, gusto niya na wala nang matapos sa lahat. Kahit ako rin naman siguro, kung akong RD doon, makiusap rin siguro ako na tapusin na natin ito. Ganun din ha, pero imposible yan. Imposible mangyari yan. Kaya ganun na lang. Hinitan ako ng commission appointment, baka ikaw na mag-suspend, ha? Pangatanong lang po ako. Sorry po. Patuloy mo. Apo. Konti na lang po ito, sususpend na rin natin. Ibabalik lang po natin doon sa original. Opo, para po huwag po tayong lumayo masyado. Naging malinaw naman po yung pag-uusap kanina ni Senator Bato at ni DILG Secretary. Inshallah, matupad po yun. Balik ko lang po ulit kasi napag-usapan po kanina yung maximum tolerance. Opo, itatanong ko lang po sa inyo kung naramdaman niyo po ba na tolerant ang ating mga bayaning pulis. Balik lang po tayo doon lagi. Opo. Maraming salamat po, Senator. Actually po, wala po sa kanila yung maximum tolerance na side po namin. Kami po yung nag-maximum tolerance para sa kanila. Kasi kami po talaga yung nakiusap na hintayin nila yung lawyer namin
pero hindi po siya nangyari. Kung nakita niyo naman po sa mga videos, sa mga compounds, sa lahat po ng compound, hindi po talaga nila hinintay yung mga lawyers. So, diretso na po sila yung sumampa. Salamat po. May tanong lang po ako sa Human Rights. Meron na po ba silang reklamo para na nakarating po sa inyo, ang KOGC? Meron na po bang formal na reklamo po sila? Wala pong formal na reklamo nakarating sa amin, pero motu proprio po ang commission ay nagsagawa ng investigation po. Ongoing po ang investigation. Na ongoing pa po. Pwede po pag kailan po kaya magkakaroon ng resulta po yung investigation? Tatanungin ko po sa aming regional office kung kailan matatapos at bibigyan po namin kayo kung sakali. Opo, kaagad po sana, sir. Opo, kasi meron lang po akong concern. Sa palagay po ba niyo, sabi po ng ating mga bayaning pulis ay maximum tolerance. Opo. May kaugnay po ba yung suot nila? Limbawa, ikaw ay gusto mo talaga, maximum, bibigay mo talaga, tolerant ka, pero ang suot mo ay hindi, mukhang hindi naman tolerant. Meron po pang sa human rights na ganun, kailangan pagka sinabi mong maximum tolerance, pati yung suot mo, hindi naman mukhang panggera, ganun po ba? May, yun pong pagtupad ng ating kapulisan sa kanilang tungkulin, depende ho kasi yan sa sitwasyon. Katulad ko nito, serving warrant of arrest, meron hong mga alituntunin po silang sinusunod dito. Nandun ho yan sa police operational procedures at sa human rights-based policing. Nandun po yung kanilang mga alituntunin. Yun hong pagdating sa kasuotan, siyempre ho, depende ho kasi yan sa assessment ng police kung ano yung kinakailangan nilang gamit. Kung low risk po, maaaring hindi siguro sila magdadala ng ganong sandata or ganong karami ng police. Kung high risk, maaaring mas marami. So depende ho kasi yun sa kanilang assessment ng situation at sa kanilang intelligence, siyempre. Ang importante pong masabi ho dito, yun pong kanila hong pagtupad ng tungkulin na ayon dapat sa kanilang guide procedures, yung police operational procedures at human rights-based policing. Yun po. Sir, pwede ho ba akong magdagdag ng additional comment po? Yun ho yung sinabanggit nyo kanina, na magkaiba ang pagtrato ng kapulisan sa mga realista at dito ngayon sa KOJC. In fairness po sa lahat, magkaiba ho kasi ang konteksto ng nung pangyayaring. Yun hong sa mga realista, freedom of expression po ito. Ginagarantiya po ito ng ating saligang batas. Kung kaya't ang malaki ho yung restraint na kailangan i-exercise ng pulis dito, wala ho talagang puwersa at bawal ho silang pigilan. Ang mga depensa, kapatid. Depensa lang po. Hanggang depensa sila. Okay. Tama po. Panatilihin lang po yung kaayusan at katiwasayan ng community. Yun pong ito ho kasi sa KOJC, Service of Warrant of Arrest po ito. May mga batas po at alituntunin yung rules of court po na gabay ng ating kapulisan sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Nabanggit naman din ho kanina yung mga rules, applicable rules sa pag-serve ng warrant. Siyempre, kailangan lamang ho tumupad at sumunod ng ating kapulisan sa mga batas na ito. Salamat po. Opo, maraming salamat po. Opo, napakalinaw po nun. Ano pong masasabi po natin doon, Attorney Israelito Torion? Opo, magkaiba daw po yun. Opo, kasi ang nanggaling po yun sa isang membro daw po ninyo ng KOGC na parang sa palagay nila mas pinapaburan ng PNP pa yung mga komunista na kalaban nila kaysa sa amin na dati nilang kasama. That is the general feeling of the members of KOJC. And I also really feel that. No, there is this seeming obsession as against Pastor Apollo Sikibuloy instead of acting on the pressing problems of our nation. But nevertheless, they are serving a warrant of arrest. I do hope and pray, sir, that really the procedures should be followed. Kasi dito po pang itong beses na ata ito na-serve. Kaya nga to erase any and all and sundry na mga doubts po, yung sa June 10, ang nangyari kasi, violation talaga yung initial entry nila. Nakapasok lamang sila nung nag-allow na po yung KOJC Property Administrator. So nung pag-allow ng KOJC Property Administrator, former President Duterte, sinabayan, it was a very orderly search. The prior search po were very orderly po. Tsaka yung NBI dati nag-serve ng warrant, orderly. Yung previous services po ng warrants po, orderly. Yung nga lang pong June 10, it was not really a service of warrant sa tingin namin. It was really an attack against the property as well as the dignity of the members of KOJC. Yun po ang aming general sentiment. Para bang nabigyan ata ng masyadong maraming atensyon
yung warrant of arrest ni Pastor Apollo Sikibuloy na ang dami namang marami masyadong mga kriminal na hindi pa nga nadadakip. No? So, well, if they are merely serving the warrant of arrest, yung PNP operational procedure, sama, just like what Attorney Palatoco has been saying, should be followed. Kasi kung i-follow yan, wala naman po kaming problema. We will really cooperate with the police. Apo, maraming salamat po. Ito, nagpadala uli ang sabi dito. Tagalogin mo na lang to, Chairman, kasi English eh. Sabi, the PNP personnel shall observe maximum tolerance and respect for individual rights at all times. The use of reasonable force shall only be resorted to for self-defense and defense of strangers. Moreover, the PNP personnel shall always exercise utmost impartiality and neutrality in effecting its role. So, Attorney Israelito, na gawa po ba ito? Parang hindi po, Senator. Kasi nga po, in the first place, yung warrant of arrest, pag na-serve mo na, may requirement of a return. You have to return that to the court which issued the same. And in this case po, noong June 7, there was already a return. And as a matter of fact, the judge issued an order recognizing the return of the warrant of arrest. Now, on June 10, they served again for the third time, insofar as that warrant specifically is concerned, the same warrant of arrest, which to our mind was really a violation because in that case, if a warrant of arrest has already been served, it is incumbent upon the police to secure an alias warrant of arrest. Kasi nga, na-return na yun eh. So, dito po, walang alias warrant, diretso na sinerve and without complying with Rule 113, Section 11. Yun lang po talaga ang aming reklamo po dito. Kasi ang nangyari, hindi na-follow yung rules at masyado pang excessive force po ang ginamit sa apat na lugar at the same time. There could not be probable cause that Pastor Apollo Sikibuloy could not be in four places at the same time. And Attorney, klaruhin ko lang. Mm-mm. Yung anong date, yung day of infamy nga sinasabi niyo? June 10 po. Yung June 10 na yon, uh-huh. Ang warrant na ginamit nila, Pasig. Yung warrant na na-serve na dati, na yes. Return na sa court? Court po. Oh, may June 7 order po na nirecognize ng korte na meron ng return. Oh, returned na. So technically, if we follow procedure po, I know they have a counter-argument, but that counter-argument needs to be corrected properly. If we follow the procedure, the rules on criminal procedure, there is a legal necessity supposedly to secure an alias warrant of arrest. Correct. Yes po, yun po. Hindi so, po na paano alias warrant yung dala-dala nila. Okay, warrant of arrest para na return na sa court. Kaya nga nung panahon na yun, sir, mga 6 o'clock na ako nakapunta. Kaya akala ko hindi talaga nila gagawin kasi na-serve na yung warrant eh. Oo. So pero ang nangyari pagdating ko doon, my first question to the CIDG lawyer kasi may lawyer na babae. Inko, madam, may I know if you have a search warrant because you seem to have searched every nook and cranny of each building here. And so, wala pong search warrant, sir. Warrant to barasin ko. Do you think that is legal? Sinabihan mo na ako ni Attorney Kay Lorente na inalaw na daw ni Presidente Duterte. Kasi kung inalaw ni Presidente Duterte, ako na nag-lead sa kanila na pumunta doon sa what's called this hangar, doon ang naabutan ko eh. Sa hangar, iniisa-isa pati CR po, pinasok pati mga cabinet inopen po namin. Okay, para lang to erase doubt na kung nandun ba si Pastor. Body from PNP wants to respond. Napulkom. Napulkom, abogado ka rin. And you are with the Napulkom for a long time already. Salamat anong, po. Anong masasabi mo dyan? Yung warrant that has already been served. Hindi na served kasi hindi ba nakita si Pastor Kibuloy. Pero return to the court. Return to the court, acknowledge by the judge na nireturn sa kanila, then still the same warrant siniserve sa subject. How do you deal with that? I would not know specifically, Your Honor, pero kung alias warrant yun, pwede rin naman din ma-serve. Pwede naman kasi kung ma-extend. Hindi alias warrant. Hindi yun alias warrant. At kung hindi naman ho ni-recall ni judge at isinurenda, pinakita kay judge at sinabi ni judge na i-execute pa uli, wala naman po expiration yung kung hindi niya pinipigil. Kasi nga, base po yun doon sa report ng mga ng server noong unang proseso, baka naman may utos si judge kasi nga meron yung presumption of regularity naman. Kaya kung ang warrant of arrest po naman, hinahanap yung tao, pwede po naman din mapasok yung mga kinaukulang lugar kung ano yung nakasaad doon sa warrant of arrest. Pwede naman po yun.
at meron din naman pong consented warrant, kaya po nang nasabi nila, pinayagan po ng dating Pangulo na magkaroon ng service, kaya pumasok sa lugar, eh, yun po naman, eh, allowed po yun, yung consented search na rin sa area. Batid na rin nila. Pwede po naman yun. Pero, thank you, Attorney Bernardo. Yes, I would just like to clarify po, Senator, that the consent was given after the ROCOS happened. After po nung dumating sila at exactly 3:51 in the morning, at saka merong officer ata na nagpakita ng papel doon sa gwardiya, hindi pa nga nakatapos, naglagay na sila ng ladder. Nandun naman yan sa video. So, the putting up of the ladder, to my humble mind, was really already a violation of the requirements under Rule 113, Section 11. So, i-clarify ko lang, maski po may Supreme Court circular kasi na pag na-return mo, kailangan sana na meron ka talaga, makuha ka ng alias warrant of arrest para ma-explain mo dun sa judge, we need to serve this again. Okay? In this case po, wala. So, kaya nga po, ang sinasabi namin, kung i-follow natin yung procedure. Tapos, kung gusto nyong pumasok ulit, malaman namin kung anong probable cause ninyo. Ano bang pinagkaiba? Alam naman namin, kinikasing kami po, Senator. Alam namin yan na everyday may mga police operatives na nakamasid sa amin. May mga drones po na lumilipad sa above us. So it would be impossible if they will not know na yung ako nga pag aalis ako sa KOJC, hinaharang ako, pero okay lang, naharang ko. Just around 20 meters away or 30 meters away, may checkpoint sila doon. Pinapa-open ang sasakyan ko. Pinapa-open ko rin. Sinasabihan ko, si Attorney Turion po, sir, o si Attorney Turion, tinitingnan yung kotse ko. Pero ang sa akin lang, kung gagawin nila yan, please follow PNP Operational Rules and Procedure. Yun lang po. Your Honor, please. Thank you. Your Honor, please. Yes, go ahead, Attorney. Nandoon po yun sa PNP Operational Procedure sa item 2.8. Na panag-serve po ng warrant, pwede magsabi yung server at sila naman mayroong body worn camera. At kung sa tingin nila hindi sila papapasukin, ina-allow din po ng rules of court na pwede mag-break in. Kasi katunayan, pwede din mag-break out. At meron din po nakasahan doon sa rules of court na kung ang kanilang security o kaya magpo-prostrate yung service of warrant, baka makatakas sa likod, ina-allow din po na magkaroon ng judgment call na mapapaliwanag naman after doon sa service of warrant. Kaya yung sa unang pagkakataon po, kung sa tingin ng PNP makakaalis yung tao, pwede na silang mag-break in doon. Magpapakilala lamang. At yung pagsampa doon sa bakod, ina-allow din po yun. At makikita naman natin sa video na meron na silang obstruction at that time. At yung mga bumbero nila doon, may tubig. Nakasaad po yun doon sa PNP POP. Calibrated po yun. Merong force continuum na napag-aralan po natin yan. Kahit na kung ano po yung uniforme ng PNP units na inassign doon, kung SWAT yung naitapat, nakasuot po talaga siya ng bihis ng SWAT ng uniforme. Pag ang naatasan naman doon ay yung police precinct ang na-assign doon, nakagaw lang naman siya o kaya nakapatig. Depende po kung sino yung naka-assign. Kahit na nando doon po, hindi naman sila yung pumasok. Nakita po natin nung unang video, ang nauna doon ay yung may mga shield. At nakita naman din natin, merong resistance at maraming tao rin sa harapan. Makikita naman natin, wala naman gaanong na nasaktan. Pareho silang nabasa kasi galing din naman sa kanila yung tubig at nagkatulukan. Subalit mabuti na lang na eventually nakapasok naman sila doon. Kaya naging maayos. Sa tingin po namin, sumunod naman doon sa PNP operational procedure kung titignan po natin yung pangyayari. Sana nga lang may iwasan yun kung hindi sana nag-resist. Ganon din ang sabi ng ganoong si chair na iba po yung restraint pag peaceful assembly. Iba naman yung execution ng warrant na kinakailangan po na nireview namin yung POP procedure, nasa 2.8 po yun. At sila nga, meron din sa kanilang nabasa at meron din nasaktan sa kanila. Pero gumigit na lang po kami para maayos ito. Thank you, Chair. Thank you. Sir. Thank you, Vice Chairman. Go ahead, Attorney. With due respect po kay Attorney Bernardo, yung Article 2.8 lang po ang tama. The rest we can contest because I have here Annex C of our position paper is the order dated June 7 of 2024, which I mentioned before, signed by Acting Presiding Judge Reynilda H. Estacio Montesa. What does it state? It states that the returns of warrant of arrest dated May 14, 2024, filed by Police Lieutenant Colonel Jean M. Licod, City Officer,
CIDG-DCFU Davao City, and Police Executive Master Sergeant Franco A. Maanyo, Team Leader, DSOU Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City are both noted, so ordered. There is no mention here that there is an alias warrant of arrest. So, when the police officers therefore were meeting in order to implement again the warrant of arrest, from the takeoff itself, it was already questionable because a Supreme Court circular requires that there must be an alias warrant of arrest. You must explain to the judge what were the conditions, why there was failure on the part of the police officers to arrest the accused so that an alias warrant of arrest can be issued. I think all lawyers know that. And the matter, insofar as PNP operational procedure is concerned, was cited correctly by Attorney Bernardo. Only that, in this case, you can clearly see in the video that at the time when the said warrant of arrest was questionably served again, there was no reasonable cause or probable cause to believe that the accused was there or he was reasonably believed to be present there. And the third requirement, Your Honor, was not likewise required, that he has requested or been denied admittance thereof. These are the three requisites before you can operationalize Rule 113, Section 11. And the police cannot pretend ignorance that as to who is the administrator of KOJC properties. It is no less than our beloved former President Rodrigo Duterte. When they were there, if they would not want to be, if they do not want to give prior notice to the accused there, no. Even if they have already conducted casing operations and even if they were circling already the entire premises of KOJC, they could have at least called the former president at least seconds before they placed the ladders. Bago muna sana nila nilagay yung ladder, tumawag sila, nagpaalam sila ng maayos. Wala, sinabihan nga sila, pwede ba hintayin yung mga lawyers namin? Hindi naman lang hinintay yung lawyers namin. So, the moment yung ladders nilagay na kaagad, violation na yon. Article 420 of the Civil Code would apply. Thank you. Thank you, Tony. Tony, nag-file na ba kayo ng criminal case laban dun sa mga pulis na nag-operate? Yes po. It's ongoing. We also have a petition for writ of amparo. Finally, it has been acted upon and they were required to file their respective answers po. So, thank you. With that, we have to suspend this hearing dahil nga very importante yung mga hearing doon sa kabila at saka meron kaming commission ng appointments. We will determine kung kailangan pa natin ng another hearing. We'll just inform you accordingly kapag meron pa tayong isang hearing pa. Kumsek, take note. So from here, I would like to thank you for your attendance. Attorney Palpalatok, Chairman Human Rights, salamat. Vice Chairman Bernardo, and the officers and men of NBI, thank you. May isa gusto kang sabihin? Wala. Okay, salamat. Ikaw, okay ka lang. Sa ating mga... Isa lang po. Kasi dito po nasagot yung sino po nagbigay ng order po sa Junten attack? Kasi po, apat po na watching po. So there's to be somebody up there, maybe the operation, maybe the DLG Secretary, or maybe the President. Kailangan po masagot po yun kasi po apat coordinated po yun. So may somebody up there. Yes po. Ito mangyari. Ito kasi masagot po yun. Sir, po yun? Nag-overall commander? Yung operation na yun? Major General Lee. Natanggal nga. Na-relieve na. Natanggal na sa pwesto. Major General Lee. Ronald Oliver Lee. Natanggal na po your chair kasi may ginawa pong violation siguro, Mr. Chair, no? Oh, well. Yeah. Last na lang po, Mr. Chair, kasi after po ng August 5 or before August 5 pala, madaling araw, nag-attack naman po kasi yung mga police sa isang compound namin. Tapos walang warrant, wala lahat. Tapos tinutukan ng baril, pinadapa. Talagang pinalian sila yung mga farmers po namin. So, ganun po. The harassment never stops. So, isa na naman po yung violation. Titingnan natin yan ngayong pagpunta ni Secretary DLG Abalos. Last na lang talaga, Mr. Chair, kasi hindi pa nasagot na last hearing. Yung gagawa po sila ng second wave attack, Oplan Paropia 2 po, a-attack na po sila. So what could be the assurance po, sir, na hindi po maulit yung ginawa? Napapasokin po namin, sir, with red carpet po, kung gusto po nila, sir, at halugugin po. Pero ganito lang yan. We don't need to require them to answer kung kailan sila mag-serve ng alias warrant or what. Trabaho nila yan. Basta tayo, pagpunta sila doon, i-require ninyo na legal lahat ng gagawin. Lahat ng procedure. May abogado naman tayo eh.
Hindi natin sila pwede ipakomit na attack pa ba kayo? Hindi. Dahil that's their job. Trabaho nila yan. Yeah. I would like to take the Mr. Carlo Cotiel on his last statement. He is going to allow us to enter the KOJC compound with the red carpet. When can we do that, sir? Maybe may we ask him? Sir? Basta legal po, sir. Wala sir, sir. Previous po, sir, na mga pagpasok na everything po, sir, smooth po, sir. Illegal po yung ginagawa ko, sir. We'll do everything legal. Sir, kapag meron na kayong alias warrant o arrest, meron sir, sir. We already have the alias warrant, sir. Kayo. Yes, sir. When can we do, sir? Maybe we can set this schedule today, sir, with them? Hindi. Ano lang? Yes, sir. Let's set the schedule, sir. Yes. Hindi. Even without the red carpet, sir, we will do it. Ganito to. Kasi diba pag arrest warrant, ano particular, sino bang hinahanap nila? Saan building? Basta kompleto lang. At saka unarmed sila. Huwag silang mag ano. Sige. Unarmed lang. Basta ano lang. Tama. Naayon talaga sa batas. Kung saan ang particular nila na subject. Doon sila pupunta. At yun lang talaga. Sir, diba po? O, sige. Sir, may we request the witness to actually read the text of the warrant, sir. Yung text ng warrant of arrest, sir, para ma-read na lang nila. Sige. Sir. Pasahin mo. They read on their concern. Hindi ko dala, sir. Pero kung makita nila, sir, Mr. Kibuloy found at the ito and elsewhere. Sir, ano sir, elsewhere? Sa, hindi pareho sir yan sa search, Mr. Chair. The warrant of arrest is different from the search warrant. Let us not be confused with that. Sa anong elsewhere? Anong elsewhere? Kasama ba yun, sir? May elsewhere? Wala. Hindi nila dala yung warrant. Basahin mo lang natin yun. Dito. Para, bago tayo mag-suspend. Sir. Basahin natin yung alias warrant ninyo. Para yes, legal lang. They are there to serve the warrant of arrest. Yung declaration kasi niya, 1,500. If that is the case and 1 month, that is not service. That's living there already, Your Honor. That's correct. Invasion already. At baka magkapadap na kayo sa amin. Correct. Sige lang. Yung usan na yung warrant na yun, basahin natin para what? For the record, makita na marinig dito sa committee. Normally, sir, it can be done. At saka, Mr. Chair, the address in the warrant is perfunctory. Kasi, ibig sabihin, pag wala sa bahay mo at lumipat na, there's really no need for the police to declare on the warrant that you'll be found in another place. Mr. Chair, iba yung search warrant, iba yung warrant of arrest. Search warrant, sa warrant of arrest, sir. No. And you can be arrested anywhere. Correct, kung may warrant of arrest ka. Correct, kahit na saan, within the jurisdiction ng Philippine Republic. They are already telling us that we cannot arrest them if they will. We will say that he's in the dome and we will not declare he's in the SMNI building. Will that make the warrant invalid? Saan yung warrant nyo? Masahin nyo? Basahin nyo. Sige, basahin nyo. Pero? Now, sir, may I be allowed to speak, sir? Dali, sandali. May elsewhere. Saan yung elsewhere po dito? Hindi, alam ba? Ano? Urbano Velasco, pinagbuhat ang Pasig siya. Or elsewhere. And who have been charged with me. Your Honor, you are hereby commanded to any officer of the law. You are hereby commanded to arrest one Apollo Kibuloy, Jacqueline Roy Crescente, Canada alias Inting, la tapos Kalina who is slash R said to be found in at one Barangay Tamayong, Kalinan, Poblacion Davao City, Davao Region, 1A KGC Compound, Philippine-Japan Princip Highway, Buhangin, Poblacion, Davao City, Davao Region, Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, Davao KGC Compound, Philippine-Japan Princip Highway, Buhangin, Davao City, Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, KGC Compound, Philippine-Japan Princip Highway, Buhangin, Davao City, balik-balik mo ito, Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, KGC Compound, pertaining to kada isang kuan siguro ito. Isang accused KGC compound Philippine Japan Princip Highway Buhangin Davao City Urbano Velasco pinagbuhatan City of Pasig Eastern National Capital Region or elsewhere and who has have been charged before me with the offense of anti-trafficking. So all or Your Honor or elsewhere nakalagay. Your Honor, there is a warrant of arrest. Maski saan mo po makita yung akusado, pwede mong dakpin. Correct, correct. But if you would like to enter a property, follow the procedure under Rule 113 Section 11. Correct, correct. Yan. Correct. Yan elsewhere, makita niyo si Pastor doon sa Palawan, pwede niyo dakpin 'yun. Pero kung papasok ka na ng bahay po,
prerequisites yan. Probable cause na nandun talaga siya, i-announce mo yung authority mo pangalawa, saka magkuha ka ng consent na may-ari ng building. Correct. Yun po ang ano, yun po ang ibig sabihin. Hindi yung ibig sabihin na lahat ng bahay pwede mo pasukin. Anong klaseng batas yan? Oh, ano, diba, sir? Sige. Siguraduhin lang sino particular place, hindi yung lahat sila sa isang compound, sabay-sabay. Pero magkuha na, ganito ha, pwedeng gawing panangga ng pulisya na pagpasok namin dito na building, wala dito. Tapos nakatanggap kami ng text, nasa next building pala. O, punta na naman sa doon. Tapos may panibago akong informasyon. Nandito pala sa pangatlong building. Pupasokin na naman namin. So parang lumabas niya ngayon. Nag-conduct sila ng search warrant. Nag-implement sila ng search warrant. But anyway, these are legal questions. Bantayan ninyo. Pag sila mag-operate doon, bantayan ninyo kung anong mali na ginagawa nila. Then, yes. You seek redress sa korte. Makita niyo kung mali ang ginawa. Kaso nila. At sila naman, alam naman nila na kapag ang ginawa nila ay may nilabag sila na batas, ay magkakasuhan din sila. Kaya mag-ingat din sila sa ginagawa nila, di ba? So, ganun lang yun. Bantayan lang tayo. Salamat, sir. Okay. Nick, I hope kausapin ka ni Secretary Abalos yung aking mga hinanaing dito kanina. Yung ginalabas ko ito sa iyo noon, pero apparently parang natakot na naman sila dahil nag-jogging na naman kayo doon sa harap ng QJC. It's understandable na alam mo na. But anyway, tayo na sa serbisyo. As I've said, huwag natin antagonize yung buong community, kaibiganin natin. Basta hanapin ninyo kung hanapin, walang haharang sa inyo. Hanapin ninyo yung may warrant of arrest. Hindi kayo harangin dyan, pero ang taong bayan lang, huwag nyo antagonize lahat. Yun lang, ha? With that, maraming salamat ha, sa inyo lahat. Thank you very much. Sana wala na tayong pangatlong hearing kung maayos na ito. Sana pagpunta ni Secretary Abalos doon, maayos na ito lahat. Thank you. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. The hearing is... Ako po ay nagpapasalamat din sa miyembro ng media. Sa lahat po na naririto, bagamat maulan po ngayong umaga, isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Tayo po ay magkakapiling ngayong araw na ito sa bisa po ng Resolusyon 1051 na inihain ng inyong lingkod tungkol po sa ulat ng mga naging paglabag ng ating pong mahal na kapulisan sa operation na isinagawa noong ika-10 ng Hunyo sa premises po ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ito po ay lugar ng mga taong sumasamba. Alam naman po natin na ang operasyon ay para ihatid ang warrant of arrest mula po sa Davao Regional Trial Court Branch 12 at Pasig Regional Trial Court Branch 159 laban po kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 pang individual. Subalit, nais po nating bigyang linaw at sa huli mabigyan ng karampatang aksyon, Sir Human Rights, at solusyon ang mga sinasabing excessive force, allegedly, na hindi naman sana kinakailangan sa parte ng ating pong mahal na kapulisan. Nakarating po sa atin na may mga nasaktan na mga misyonaryo, mga taong Diyos po, sa nangyaring tensyon sa loob ng compound. Hindi po natin makalimutan na nasa pulisiya po ng ating mahal na PNP ang pag-comply sa international human rights standards and practices sa pagsasagawa po ng mga police operations. Sa puntong ito, ay didinggin po natin ang bawat panig na kapiling natin ngayong araw na ito. Sa parte naman po ni Senador Bato, na amin pong idolo, ay sisikapin po namin ang pagsigurong paglinaw sa mayroong, alam niyo po, ang nakakalungkot. Ako din po kasi ang chairman ng komite ng mass media and public information. Sobra na po ang paglaganap ng fake news sa ating bansa. Ang nakakalungkot po, ang pinakikinggan pa ng ating mga kababayan minsan ay yung mga vlogger na hindi po natin alam kung saan nanggaling na lupalop ng Pilipinas ang kanilang mga dunong, ang kanilang mga kagalingan. Kumakabanat sa mga taong gobyerno, hindi na po natin maintindihan at gumagawa pa ng mga peke, ginagamit ang mga AI. Alam niyo po, ito pong araw na ito, gusto ko pong malinaw sa dalawang panig na hindi po kami nakaupo dito ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang mga kaalyado ng Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, o kami po ay number one na sumusuporta
kay Vice President Inday Sara Duterte. Nandito po kami bilang mga senador, independente. Pag-uusapan po natin ang mga karapatan ng ating mga kababayan na nasa konstitusyon. Kami po ay mga senador ng bayan upang siguraduhin po na ang konstitusyon ay walang pinipili. Ibig pong sabihin, ang lahat ay may boses. Ang lahat, kailangan naririnig natin ang dalawang panig. Dahil yan po ang esensya ng ating demokrasya. Ang lahat ay may boses. Hindi po pwede na isa lang po ang naririnig natin, lalo na sa apat na sulok ng Senado. Ang Senado po ay boses ng bayan. Ang mga nandito po ay hinalal ng taong bayan upang magbigay ng patas na pagkilala sa bawat karapatan ng bawat tao. Ganun din po ang pagkilala natin sa serbisyo naman po ng ating kapulisan. Hindi po natin nakakalimutan na ang kanilang kabayanihan at yan po ay sinasaladuhan natin. Ngunit sa katapus-tapusan po ng usapang ito, huwag po nating kalilimutan na meron tayong saligang batas na nagbibigay proteksyon sa lahat, maging sibilyan, maging militar, maging pulis. Basta Pilipino, iyaan po tayo sa harap ng saligang batas, sa harap ng Diyos at sa harap ng batas ng tao, tayo po ay pantay-pantay. Yun lamang po, maraming salamat po ang akin pong Ginoong Pangulo. Maraming salamat. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. As we begin this investigation in aid of legislation, may I request Comsec Acierto to administer the oath of all resource persons present for today's hearing. Thank you, sir. May we request the guest to please stand up and raise their right hands. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public hearing and investigation? Thank you very much. Please take your seats. Thank you, Comsec. For orderly conduct of today's hearing, we shall structure the discussion as follows. Number one, presentation of the PNP. Of course, it is going to be preceded by the opening statement of the Chief of the Philippine National Police. Because he asked me earlier to allow him to leave after his opening statement because of some pressing matters in Region 3. Number two, presentation of the KOJC. Number three, NBI. Number four, DOJ. Number five, Commission on Human Rights. Number six, WCTLGU. Meron bang WCTLGU nandito? Wala. And other resource person. So from here, I would like to give the floor to the PNP, to the chief of the PNP for his opening statement. Our chairman, sir. Can I be allowed to read my opening statement? Yes, go ahead. You have the floor. Thank you, our chairman, sir. Honorable chairperson, Senator Ronaldo Bato de la Rosa, Senator Robin Hood Padilla, the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, fellow public servants and other guests, magandang umaga po sa inyo lahat. I'm here today to address the concerns raised regarding the police operation conducted by the Philippine National Police within the premises of the Kingdom of Jesus Christ, or what we call KOJC, on June 10, 2024, a month after the RTC-NCR Judicial Region Branch 159, Pasig City, issued order finding probable cause against the following persons. This operation was not just a routine action. It was a critical mission to execute a lawful warrant of arrest against the fugitives of the law, Apollo Cabuloy and five others, in connection with non-bailable offenses. Sa Tagalog po natin, walang piyansa of child abuse and qualified trafficking. These actions were anchored on verified information indicating fugitive Cabuloy's frequent presence in the area, a matter we could not ignore. Let me be clear, this police operation was carried out with strict adherence to the PNP operational procedures. Our guiding principle was to uphold human rights while executing our duties with the highest standards of professionalism and respect of the law. Prior to the execution, the PNP engaged with local officials to ensure a peaceful and orderly police operation and minimize any potential disruptions to the community. During the police operation, we deployed an appropriate number of personnel and utilized extensive resources for critical reasons. Number one, the primary subject of the warrant posed a high threat due to his considerable influence and extensive network, which significantly complicated our efforts to apprehend him. Second, intelligence report indicated
the subject may employ armed civilian supporters to evade arrest, necessitating the deployment of the Special Action Force to thwart any potential threat. Remember, fugitive Kibulois himself declared, and I quote, "Hindi ako pahuhuli ng buhay," and unquote, a clear indication of his defiance. Fugitive Kibulois' blatant disregard of the law and the mockery of the judicial process presented a formidable challenge to our security forces and the integrity of our criminal justice system. The effective execution of the operation was crucial to prevent negative international repercussions and to uphold our commitment to justice and security. For the information of this Honorable Committee, on the day of the operation, despite facing unprovoked resistance from KOJC followers, our personnel exercised remarkable self-restraint and maximum tolerance throughout the operation to avoid tension and prevent any untoward incident. They remained calm and disciplined to escalate the already tense situation. Even when faced with aggression, being dosed with water, and sustaining injuries, our police officers did not retaliate or resort to excessive force. It will be shown later how our police personnel were water cannon. Yet, despite adhering to police protocols, allegation of excessive force have emerged. It is incumbent upon us to address these concerns with transparency and accountability. In response, I immediately directed our Internal Affairs Service to conduct a thorough and impartial investigation to determine whether or not any operational lapses were committed during the police operation. Our objective is to uncover the truth and to hold accountable any individuals who may have exceeded their authority. This investigation is being conducted with utmost integrity and independence, free from any undue influence or interference. As a result of the investigation, we have administratively relieved 15 PNP personnel, including 3 police commission officers and 12 police non-commissioned officers. Let me clarify, these officers were relieved not for abuses but for their failure to arrest the fugitives of the law, Kibuloy and his co-accused. To absolutely clear, the police operation is aimed at executing warrants of arrest for individuals accused of serious offenses. Their status as fugitive is indisputable. Instead of cooperating with law enforcement officers, members of the Kingdom of Jesus Christ disgracefully choose to use women and children as human shields, obstructing and delaying the lawful actions of the police. Armed with bolas and other bladed weapons, male members of this group engage in violent confrontations with police officers. As a result, 6 individuals and 2 minors were taken to the police station but were released the same day for humanitarian reason. Criminal cases for violation of PD 1829 or obstruction of justice have been filed against them through regular filing. In interest of transparency and accountability, the PNP is open to any investigation if only to ferry out the truth. We hope that the focus of the investigation will squarely rest on the action and practices of some officers and members of the KOJC, not on the Philippine National Police. The allegations against fugitive Kibuloy and his associates are serious and cannot be ignored. The PNP is simply fulfilling its duty to uphold the law and protect the community. The PNP will relentlessly pursue its mission within the bounds of law. We are committed to learning from this incident to prevent its reoccurrence and further strengthen our operational strategies and procedures. In closing, the Philippine National Police remains steadfast in its commitment to uphold the rule of law and to protect the rights of all individuals. Our presence here today is a testament to our highest respect for the Senate and its vital oversight function. Rest assured, we will fully cooperate with this investigation in aid of legislation. Thank you for your attention and for the opportunity to address this team body. Maraming salamat po. Thank you, General Marvel. Before the opening statement of Senator Bongo, I would like to yield. Pwede po ba makapagtanong sa ating pong PNP chief? Yes, you have the floor. Salamat po. Sir, marami pong, ako po ay tagapangulo din po ng Komite ng Public Information at Mass Media. Ako po ay tunay na hirap na sa pagsangga sa mga fake news. Ako naman po ay napapasalamat sa pamunuan ng PNP at laging maliwanag naman po ang inyong pagbibigay ng impormasyon. Nagkakataon lamang po na imbis yung paliwanag ninyo ang naririnig, mga vlogger na hindi natin maintindihan. Ngayon po sana magamit po natin ang pagdinig na ito upang linawin lang po ang isang bagay. Medyo hindi po ito. Ako po nagpapasalamat po ako sa inyong statement kanina patungkol po dito. Ito lamang po pa-side lang pong tanong.
At ito naman po ay nasa inyo po bilang resource sa speaker po namin. Nasa inyo po kung gusto niyo pong sagutin o hindi. Narinig ko na rin naman po at nabasa ko na rin po yung inyong statement na ayaw niyong magsalita. Pero baka po dito po ngayon mas maganda maging maliwanag po sa ating mga kababayan. Pero kung ano man po ang kung gusto niyo pong sagutin o hindi, wala pong problema. Opo, hindi po namin yung pe-personalin. Karapatan niyo po 'yon. Kaya lang po baka lang magamit natin itong pagdinig nito para malinaw po ano. Tinatanong po talaga ng taong bayan. Hindi lamang po ang masasabi nating alam niyo naman, hati ang ating bayan . Pero lahat nagtatanong dito. Ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Nasa inyo po yan, sir, kung gusto niyo pong sagutin o hindi. You may respond, Chipinti. Thank you, our Senator. No, that's yun po yung sinabi niyo. Wala pong political pressure. It's ang ginagawa po natin. It's really to rationalize po yung deployment ng PNP natin. And we have to make sure, no po, sabi po nila. Alam mo, sir, ang nangyari po, not only the Vice President na nagalit po sa atin at kalim po na it's a political, no, not even. Marami po kami tinanggalan. Even yung mga classmate ko, ng mga general, sabi ko, ano, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, I've already made yung sa policies natin na kung may mga threat, yung mga, then when they retire, kasi may mga threat, it's only about 6 months. And afterwards, they can ask kung meron po talagang threat. And we have to make sure, no, ang deployment po, we have to reframe po yung kasi, yung term po natin, VIP, ang security. No, there's no term as VIP. Remember, this is a police unit, it's a professional police po. They are all graduates, and di po kami kagaya dati na ano, graduate po so, ang mga police po natin. And we have to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawa po yung criteria. High threat, high security threat, and medium security threat, and no threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat and hindi po yung, and there's a difference between a perceived threat and an actual threat. Dati kasi, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po natin, and we have to rationalize and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang, and to be honest, sir, talagang, ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin or very strict our police procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang when we see two staff personnel na nandun po being used as a security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people. We have to account them. We want to make sure. And with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po tinanggalan po natin because we don't see any threat sa mga bantao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Second. But in the case of the Vice President, do you think may threat sa kanya o wala? Sir, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Ang sinasabi ko lang, second, ang security po ng ating Vice President is under sure the... With his stand, his strong stand against the CPP-NPA, wala siyang threat na buhay niya? Sir, ang may hawak po ng security po ng ating Vice President is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the Presidential Security Command. And we will not stop po if the General Morales from the PSC asks our help to ask for more personnel, then we will give po. And the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po. Well, alam mo, ilan bang iniwan mo doon na security kay BB? May 31 po. 31? Opo. Is the 30, are the 31 remaining security hobbies of her own choice or ikaw ang pumili? No sir, hindi naman po kami because mayroon pong commander po sa kanya and it's being headed by a full colonel doon sa 31 na naiiwan po. And it's up to her po yung babae po natin to really choose yung mga tao natin. Hindi ko po alam yung details. What we happen is, ang sabi ko, you have to rationalize, we just need the numbers so we can deploy them doon sa mga tao sa ground. Okay. In behalf of the Vice President and in behalf of the Filipino people who want that our Vice President is properly secured and protected, can I ask you for the record that yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino from sa kanyang mga former security ang pwedeng iiwan mo? Kasi reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao na
matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwedeng yun na ang ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga pulis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga pulis na yun, andito ngayon, sa inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun. If you are for localization, para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung taga-Davao na lang ilagay mo doon. I'm just appealing to you. I am not questioning your wisdom. Ako, just treat me as an ordinary Pilipino na gustong-gusto talagang ma-secure yung ating pangalawang pangulo. Baka pwede naman na papiliin mo siya kung sino yung gusto niyang maiwan doon. If you, ilan ang tinanggal mo, Marvin? 75. Yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng, tapos may iniwan ka na 31. Sir, our chairman, can I make it clear first na? Ang naiwan po sa kanya is 358 AFP personnel. And ang sabi ko nga, ang 106 just a complement. Wala na ko doon sa... Wala tayo doon sa AFP. We are just talking about PNP. Yung PNP lang po sa panel, ang PNP yung close sa kanya eh, dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao, yung dinala niya doon na security. Yun lang ang pag-usapan natin, yung local, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang pangulo na pumili siya kung sinong gusto niya ma-retain doon na 31. Walang problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, as former chief PNP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero, yun lang, ako, bilang isang Pilipino na gustong mas pangalawang pangulo, pwede ba na yung 31 na yun, bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo na dinala mo dito sa Region 4 na mga taga-Davao, baka pwede yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pakiusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating pangalawang pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA, at nagsipagtakbuhan yung mga security niya, nakakaya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga-Davao na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga lokal, eh... Amat po, mahal na taga-Pangulo. Gusto ko lamang pong linawin kasi lagi pong inuulit ng ating mga bisita na yung tungkol po sa warrant at search warrant, pwede pong pakilinaw. Pakilinaw po ng malinaw na malinaw para po mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Okay, Senator Robin, akala kasi namin nung June 10, meron silang search warrant. Nung dumating po ako mga 6 o'clock 6:30, kala ko may search warrant sila kasi nandun na sila sa loob eh. Ang ipinakita sa amin ay warrant of arrest lang pala. Kaya nagsabi ako dun sa lawyer na pinadala nila, Panyera, valid ba yan? Nakaserve na kayo ng warrant na of arrest dito dati ah. 5 times na ata, at saka itong sa Pasig, nakaserve na kayo. Meron pa ngang order returning the warrant last June 7 of 2024. Wala daw silang magawa kasi order daw ng kanilang higher ups daw. So, kaya ang ginawa ko, sinamahan ko na lang sila. Kaya medyo mali po yung sabi ni General Torre na hindi daw nakapasok noong June 10. Hindi lang sila nakapasok po, hinahulughug po lahat ng areas, pati nga po doon sa JMC na mga ano, yung school po, yung eskwelahan namin. Pati yung ang graduation namin, hindi na lang tinuloy the next days at saka yung isa, maraming mga parents na hindi nakapunta dahil sa takot po. Hanggang ngayon nga po, yung aming law school ay ginawa na lang namin pong online muna. In-explain namin sa mga estudyante. Linawin ko po uli. Opo, ibig niyo pong sabihin, wala po silang naipakitang search warrant. Warrant of arrest mo ang dala nila, pero pinayagan niyo po silang maghalughog. After po nung nakita po ninyo na meron pong ano, Senator, yung... Order po ng dating Pangulo. Yes nung po. Sinabi po ng dating Pangulo natin na si Rodrigo Roa Duterte na hayaan nyo silang makapasok na matiwasay, opo, hinayaan nyo na po sila. Yes po. At sinamahan ng mga abogado po natin. Pati po ako later. Sa lahat po yan. Sa lahat po. Hinalughog po lahat ng areas po, opo, ng KOJC compound po. Opo. Pwede pong pakiliwanag po. Ilan po ang hinalughog? Pinayagan yung halughugin. In 4 different locations, KOJC Central in Buhangin, Davao City, Glory Mountain po doon sa Tamayong, Kalinan, Davao City, Prayer Mountain, 3 kilometers away from Glory Mountain, at saka sa Kitbog po, Municipality of Malungon, Sarangani Province. Lahat so, po yan walang search warrant? Wala po, warrant of arrest. Ang problema nga namin po, Senator, is it was done simultaneously.
Eh, yung rules kasi natin, if you will, yung napag-aralan ko po, mm-hmm. eh kailangan, meron kang probable cause na nandun yung tao or he is reasonably believed to be there. Eh paano siya nandun in four different locations? So kaya nga po, medyo nagre-reklamo kami kasi yung batas po hindi nasunod. Maraming salamat po. Chairman, pwede po ako magtanong sa Napolcom? Yes, go ahead. Apo, Napolcom, magandang ano po, magandang hali po. Opo. Tanong ko lang po, para po hindi po magkaroon ng kalituhan. Opo, para mas malinaw po sa ating mga kababayan, para hindi po ito sakyan muli ng mga mahilig maggawa ng fake news. Opo. Linawin po natin, meron po bang sa palagay po ninyo na dahilan talaga na magreklamo ang ating KOGC na hindi po talaga sinunod ng ating mga bayaning pulis yung tinatawag po nating rules of engagement? Sa palagay po nyo, ito po ay nalabag kasi ang sinasabi po ng KOGC, wala naman po silang dalang search warrant kung di warrant of arrest. At hindi po malinaw na alam nila talaga na naandoon ang hinahanap po nilang, sabi nga po ng mga kapulisan, ay pinaghahanap ng batas. Ano po ba ang, katotohanan dito, mahal naming na Polcom? Marami pong salamat, Ginoong Senador Robin Hood Padilla. Ganon din po sa Ginoong Chair ng Committee. Alam po ninyo, yung ginawa po ng police doon ay nag-serve ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest po ay magagamit pong hanapin yung taong tinutukoy doon sa warrant of arrest. Sa nakita po namin, hindi lang po isang tao kasi po yung tinutukoy ng warrant of arrest. May mga kasama siya. Kaya pwede pong hanapin yun kung saan man yung ilan mga taong kinaukulan yung nakasaad doon sa warrant of arrest. Ngayon, kung saklaw po ng warrant of arrest yung lugar na kung saan pwedeng ma-serve, pwede pong hanapin yung tao. Hindi po naman hinahanap yung gamit. Ang hinahanap po yung tao. Kaya sa katunayan nga po, nasa saad din sa rules of court, doon po sa service of warrant, pwede po talagang pumasok kung hindi sila papapasukin sa ano. Tinalakay po natin yan nung pinag-usapan yung hearing doon sa pagsiserve ng warrant doon sa Pantibulacan. Dito rin po sa hearing ng Senado, sinabi namin kung merong warrant of arrest, enough na yun na makapasok yung pulis sa loob. Subalit, kailangan lang na may protocol. Sa nakita po ng Napolcom doon sa video footages, lumalabas naman na nakarestrain yung mga pulis nga. Sila yung ni water cannon, sila yung napagbuhatan ng kamay kasi nga kahit na ating dating pangulong sinabi nga na pwede talagang makapasok kasi may warrant of arrest. Nangangahulugan po na yung mga kinaukulan din nagkakasundo na talagang pwede pumasok sa loob. Kaya lang po siguro napilitan pumasok kasi pinigilan sila. Alam po. With the permission of Senator Romero Padilla. So mabilis ang usapan. Pimpe, sinong pinagdudahan nyo at that time that you personally believe nandoon sa Prayer Mountain? Sinong nandoon? Because, Pastor Kibuloy, kung siya talagang, sabi nyo, hindi lang siya ang target ninyo. Kasi kung siya ang target ninyo, he cannot be omnipresent in all those location that you are searching for him. So, ganito, limang locations ang simultaneously ni-raid ninyo para ma-serve yung warrant of arrest. Sino ngayon ang nahanap ninyo doon sa unang-una, yung sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City? Sino ang nahanap doon? Sir, Your Honor, our Chairman, wala po sa akin yung listahan ngayon, but I just want to clarify, anim po kasing warrants of arrest. Anim. Hindi lang po si fugitive Kibuloy yung hinahanap natin, but five others po na co-accused niya sa non-billable offense. Kaya nga, I am asking the PNP, I am asking you, kung sinong hinahanap doon, sinong hinahanap dito, sa 1, sa 2, sa 3 na mga areas. Para klaro tayo na hindi kayo fishing expedition because as alleged by Attorney Turion, that is quite an obvious fishing expedition kung itong lima, hinahanap ninyo doon sa limang lugar din. Dapat klaro ang impormasyon na si Pastor Kibuloy andito, si another suspect andito. Kasi kung it's very hard to explain, no? It's very hard to explain kung bakit simultaneous yung mga lugar na yun na pinasok ninyo kung ang hinahanap ninyo
si Pastor Kibuloy lang. As you have said, anim ang hinahanap ninyo. So it, I tend to believe na yung anim na yun distributed sa limang location. Kasi you, they cannot be present in every location. Di ba? That's really true, our chairman. No? Ang sinasabi ko nga doon sa Warren sa Pares at pwede silang tumakbo anytime. Ang ano po na natin, they have the same address as inaano natin, but we have the intel reports that the people are hiding in these places po. And I don't have any reports, nandito wala sa akin yung intel report, but that's confidential reports. Nandito po yung mga anim na to, dito po nagtatago sila, dito sa mga different locations po. So far, as we speak right now, out of the six, ilan na accounted ninyo? Sir, isa lang po ang nahuli po natin. Ah, isa po, nakakulong po siya sa amin. Hindi po pa siya kasi non-billable offense po siya. Yung lima kasama si Pastor Kibuloy at large pa rin? Opo, with a valid warrant of arrest. Valid po siya hanggang ngayon. And just want to make clear, valid po yung warrant of arrest po nila, our chairperson po. Okay, so isa lang ang accounted. All others, wala pa? Wala pa po. They refuse to surrender po. They refuse to surrender. Yeah, that's what we call them, fugitives of the law. Okay. Mr. Chair? Yes, go ahead. Carlo po. Katil. Yes, Brother Carlo Katil. Yes po. Thank you po, Mr. Chair. Resident Minister po ng Kingdom of Jesus Christ, Central Headquarters. Our resource persons here, the police officers, were not there during the June 10 po. So, I don't think so. They don't know what really happened. I was there po, personally po, June 10. Kung nakita mo po yung video, ako po yung unang sumampa, humarap po sa police. Mr. Chair, nananalangin po kami sa time po na yon. Dinistorbo po ng mga kapulisan na parang mga barumbado at parang susulo po ng gera, complete full battle gear po. Kaya po, nagtakbuhan po kami doon sa gate. Sabi po ni General Marvin, Mr. Chair, we used women, children as human shield. Akala po namin, Mr. Chair, magaling po yung mga intelligence po ng ating kapulisan at pinag-aralan po nilang mabuti. Natural po, Mr. Chair, nananalangin po kami. Whole family nandun po lahat. Nung inakyat po nila, Mr. Chair, ang aming gate, ang aming pong response, kami pong lahat, kasabay yung mga bata, tumakbo na po kami doon to defend our place. Bakit? Nung una po akong sumampa po doon, Mr. Chair, hinanapan ko po sila, ano po ito, para saan po, may dokumento po ba kayo? Pwede nyo bang mahintay ang aming mga lawyers? Hindi po sila nakinig, Mr. Chair. Hindi po talaga sila kinig. They really push themselves na gusto lang pumasok. At kami po, mga inosente, sabi po nila, pwede po daw kaming armasan ni Pastor ng mga baril. May private army po daw kami. Yun ang intelligence report po nila. Po nakita nyo po, wala po kaming kalaban-laban. Mga inosente po, missionary ng mga bata, matanda, na until now po ay natutroma. Kayo po, Mr. Chair, mga officials, may mga anak po kayo. May mga magulang po kayo. I do hope hindi po mangyari sa grabe pong trauma. Until now, yung mga bata po, makakita po ng mga police in uniform, men in uniform, sumisigaw po, nanginginig po. Hindi po namin alam paano po, ano po yung intervention na gagawin namin. Umiiyak po. Makakita lang ng police uniform like you, na taas po ang aming pagtingin po at respeto po nung una. Pero nung ginawa po nila ito, kasi simple lang po hingin namin eh. Hintayin po ang lawyer namin. And we have our Kingdom Property Administrator, na si Pangulong Rodrigo Duterte, ni isa sa kanila, hindi malang po tumawag kay Mayor President Duterte. Kami pa po ang nag-initiate na tumawag, Mayor, President, ito po ano pang gawin namin? Kasi nga siya pong administrator, magpaalam po. Yun pong alam namin na batas. Kasi for four times, pabalik-balik na po sila dyan, nagsuserve po ng mga search warrant, mga warrant-warrant na yan. Pinapatuloy po namin kasi ayaw po namin ng kaguluhan. Peace-loving people po kami, sir, ma'am. At eskwelahan po yun, simbahan din po yun. Wala po kami mga baril, wala po kami mga armas, hindi po kami mga violente, hindi po kami mga terorista, hindi rin po kami mga kriminal. Until now po, yung mga police po nila doon, nakakalat, tinagtag po ng checkpoint, harap po ng aming compound, sa gilid, kinasing na po nila kami. And when we approach them, magtatanong lang po kami, sir, ano pong pangalan yung pwede po bang makuha ang ID niyo? Kasi para masiguro lang namin kung police ba yan. Pwede pong NPA, magdamit lang po ng police, pwede pong iskalawag, pwede po preso na pakawala. Gamitan po ng police, magpiring, wala pong makita mata. Magtatanong kami, maghingi ng ID, police badge number, wala pong may pakita, magtakbuhan po para pong walang narinig. And then, according to General Torre po, sabi po niya na panggabi lang po yung checkpoint, hindi po, 24 hours po. Nandun po kami sa harap, nakabantay po, kami po ang nakasaksi. And then, may kukakulangan po tayo ng police, binagsak po doon sa Davao City, sa harap po mismo ng aming compound, lahat ng mga police. Bakit may Region 10 po doon? May Highway Patrol Group pa, may HPU, may Regional Mobile Group pa, DCPO, PNP Region 11, taga-barracks pa, nagkampo na po sila doon sa harap ng aming compound po, sir. Grabe po ang pag-terrorize at ang trauma po naramdaman po namin, lalo na po ang mga kabataan. Kung may mga anak po kayo at may mga konsensya. Nagsisigaw, parang nababaliw po yung mga bata namin doon, sir.
Ano pong gawin po namin doon, sir? May intervention po ba kayong in-offer? Akala po namin na pinag-aralan nyo, napag-aralan nyo ba through your intelligence na simbahan yun, community yun, marami mga pamilya-pamilya doon. Eskwelahan din po yun, sir. Marami po mga estudyante doon. Kaya hanggang ngayon nagbabantay po kami in disguise po ng police visibility, in disguise po ng pa-checkpoint-checkpoint po ninyo. Hindi po kami mga bobo, sir. Alam po namin kami po ang pake nila. Tinatanungan bakit kayo nakatakit ng mukha. What they did po, sir, tinutraumatize, tiniterrorize po nila kami doon na nakatira. For 40 years po, Mr. Chair, nakatira po kami dyan. Past administration po, wala pong ganitong nangyari sa amin. Okay. Wala po. Alam mo, I've been a Davao City Police my whole life bago ako naging CPNP, bago ako napunta ng kami. At noon, kapag kami magkaganda,